Shout out tayo mga idol sa ating mga member. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga channel. Sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, i-search nyo lang ang Piroy Mark. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Sisimulan na po natin ang ating kwento. Lumipas pa ang ilang mga taon. Matandang matanda na itong si Nanay Kanida. Medyo nakayuko na nga ito ng kaunti sa paglalakad dahil nga sa katandaan. Siyam na pong taong gulang na itong si Nanay Kanida, habang dalawa na din ang anak nitong si Lucas. Nagiging kapitan na sa lugar ng Canlasog itong si Lucas at nagiging kagawad naman itong si Luis. Mas pinili nitong si Luis na hindi mag-asawa. Mas pinagtuunan nito ang kanyang pagiging albularyo at pagtulong sa mga tao. Masayang masaya itong si Nanay Kanida sa mga magagandang nangyayari sa buhay ng kanyang anak na si Luis at sa kanyang itinuring na din na anak na si Lucas. Isang araw, may dumating na mga malayong kamag-anak galing sa lugar ng Katugbas si Nanay Kanida. Ang mga kamag-anak nilang ito ay dating namumuhi kay Nanay Kanida dahil nga sa kanyang mga ginagawang kasamaan nung unang mga panahon. Ngunit nang mabalitaan nila na malaki na ang ipinagbago ng matanda, agad na dinalaw nila ito at inimbitahan. Ikakasal kasi ang anak nila ni Manong Raul at Aling Lorna doon sa bundok ng Kantugbas. Inimbitahan nila itong si Nanay Kanida para mangunguna ito sa gagawin nilang pamanhikan o pamalayi kung tawagin sa Bisaya, at isa pang dahilan para naman makasama nila ito kahit man lamang ilang araw ang matandang si Nanay Kanida. Matanda na ito at ilang taon na lamang ang ilalagi nito sa mundo. Hindi makakasama sina Lucas at Luis dahil nga sa kani-kanilang mga trabaho bilang nagsisilbi sa barangay. Kaya tanging itong si Nanay Kanida ang sumama at ang bunsong anak nila ni Lucas na si Nonoy sa mag-asawang sina Manong Raul at Aling Lorna. Nakasakay sila ngayon ng isang balsa, isang sasakyan na ginagamit sa mga bukirin na hinihila ng kalabaw. Ayon sa kwento ng mag-asawang Manong Raul at Aling Lorna na ang mapapangasawa ng kanilang anak, nakatira ito sa bukirin ng Kantugbas. Ngunit ni minsan, hindi pa sila nakapunta sa lugar na ito. Kahit ang kanilang anak na si Jojo, unang bisis din na makapunta doon sa gagawin nilang pamalayi. Makalipas din ang mahigit sa isang oras na paglalakbay ng mga ito, narating na nila ang bahay nila ni Manong Raul. Masayang masaya itong si Jojo pagkakita kay Nanay Kanida. Naalala pa nito na laging binibigyan siya ng mga prutas noong nakatira pa sila dati sa lugar ng Canlasog. Mahal na mahal sila ni Nanay Kanida kahit napabalita na itong isang mabangis na barangan. Nagmano agad itong si Jojo kay Nanay Kanida. Naku, ang laki mo na pala, Jojo. Kay bilis lamang ng panahon, ngayon, mag-aasawa ka na. Masaya ako para sa iyo, Apo. Plano ng mga ito na bukas ng umaga ang gagawin nilang pagpunta doon sa lugar. May kaibigan sina Manong Raul na nakatira doon sa medyo malapit lamang sa tirahan ng mapapangasawa nitong si Jojo. Kaya plano nila na doon na lamang sila magpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang umalis ang mga ito. May dala silang mga manok para ibibigay sa mga magulang ng mapapangasawa nitong si Jojo at isang kambing. Mas mabundok pa kasi ang tirahan ng mapapangasawa ni Jojo kumpara sa kanilang tinitirhan. Pumasok pa ang mga ito sa mga makakapal na mga kakahuyan.
Mahigit din sa isang oras ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang bahay nitong si Manong Ramon, ang mga kaibigan nila ni Manong Raul. Wika nito kay Manong Raul na pwedeng-pwedeng matutulong ang grupo nila ngayong gabi sa kanilang bahay. Ngunit ayaw talaga nitong sumama sa gagawing pamalayi ng mga ito. Kinukulit na ito ni Manong Raul, kaya nagsasabi na ito sa kanyang tunay na dahilan. Wika nito kay Manong Raul. Kaibigang Raul, sana maintindihan ninyo ako. Medyo may kalapitan lamang sa kanila ang aming bahay. Hindi ko alam kung may katotohanan ba ang mga kumakalat na mga balita tungkol sa kanilang angkan. Anong balita ang ibig mong sabihin, kaibigang Ramon? Ang tanong nitong si Manong Raul. Tumitig muna ito sa kanila at nagpakawala ng magkakasunod na mga pagbuntong hininga na parang kumukuha muna ng lakas. Matagal na niyang gustong sabihin sana ito kay Manong Raul. Ngunit ayaw niyang ito ang magiging dahilan para hindi matutuloy ang pag-iisang dibdib nitong si Jojo at Clarita. Ayaw ni Manong Ramon na iisipin ng mga ito na sinisiraan niya ang angkan nitong si Clarita. Sagot nitong si Manong Ramon. Kaibigang Raul, may mga balitang aswang ang angkan ng mapapangasawa ni Jojo. Ngunit mga balita lamang iyon at wala pang nakapagpatunay. Hindi ko sinisiraan ang mga ito. Sinasabi ko lamang ang aking mga nasagap na balita at naririnig. Kaya iyan ang dahilan kung bakit ayaw kong sumama sa inyo. Sana ay maintindihan ninyo ako. Naiinis na itong si Jojo para kasing nagdahilan lamang si Manong Ramon. Kaya inaya na niya ang kanyang mga magulang at itong si Nanay Canida. Makalipas ang ilang sandali, umalis na nga ang mga ito at papunta na doon sa tinatawag na lupa. Isang lugar doon sa Bukirin kung saan nakatayo ang mga kabahayan doon sa Bukirin ng Kantugbas. Ayon sa bilin itong si Clarita, maghihintay ang dalaga doon sa pasukan sa lugar ng lupa. Wala daw ibang kabahayan ang nakatayo doon, kundi ang mga bahay lamang ng kanilang angkan. Madaling matuntun din ito dahil kahit na malayo ka pa, makikita mo na ang isang malawak na pangpang at sa paanan nito makikita ang lupa. Ang mga gamit nila ni Nanay Canida nasa bahay nitong si Manong Ramon iniwan, at ang mga dalang gagamitin lamang sa pamalayi ang kanilang dinadala. Lumipas ang mga minuto habang tinunto nila ang papunta doon sa pangpang. May natanaw na silang mga kabayan. Lumiwanag agad ang muka nitong si Jojo nang makita naman ang isang babaeng nasa gilid ng sapa na kumakaway sa kanila, si Clarita, at hinihintay na ang pagdating nila ni Jojo. Wika nitong si Jojo. Oh, andyan na pala si Clarita, Nanay Lourdes, Tatay Raul. Ngunit habang papalapit ang mga ito, agad na may nararamdaman na kakaiba itong si Nanay Canida. Pamilyar na sa kanya ang mga ganitong uri na pakiramdam. May naamoy din ang matanda na makapagpatunay na hindi mga normal na mga tao ang naninirahan sa lugar na ito. Ngayon, naisip ni Nanay Canida ang mga sinasabi ni Manong Ramon. Hindi na muna niya sinabi ang mga ito sa kanyang mga kasama. Ayaw muna niyang sirain ang pagkasabik ng mga ito. Kung may gagawin na masama ang mga aswang sa kanila, hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang lahat ng mga ito. Marami din ang mga kabahayan na nasa lupa. Sa tingin ng matanda, nasa mahigit sa 40 mga kabahayan ang nakatayo doon. Ngunit kapansin-pansin ang katahimikan sa buong lugar. Mukhang napakatahimik naman yata ang buong paligid. Nasaan na ba
ang mga taong nakatira dito. Tahimik ang buong lugar dahil nasa loob ng kanilang mga bahay ang mga tao at nagpapahinga. Gabi, kung magsilabasan ang mga ito, agad na binati ang mga ito ni Clarita. Sa unahan naman, nandoon ang dalawang lalaking kasama nitong si Clarita na naghihintay. Ngunit kapansin-pansin agad ang masamang tingin ng mga ito sa kanila. Agad na nag-usal ng malakas na orasyon itong si Nanay Canida para hindi maramdaman ang kanyang mga karga ng mga aswang. Agad na dinala ang mga ito doon sa bahay nila ni Clarita na nasa dulo ng mga kabayan. Habang sa kanilang likuran naman, nakasunod ang dalawang kalalakihan. Napapangiti na lamang itong si Nanay Canida. Tiyak na siya na mga aswang nga ang mga ito at mga aswang na mga busaw. Totoong totoo ang mga sinasabi ni Manong Ramon. Mga aswang na mga busaw na kabilang sa mga malalakas na lahi ng mga aswang. Pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Clarita, nakahintay na din doon ang mga magulang ng dalaga. Nakangiti din ang mga ito sa kanila. Maayos naman ang pakikitungo ng mga ito. At agad na napag-usapan na nila ang pag-iisang dibdib nila ni Jojo at Clarita. Ngunit nagulat ang mga ito dahil ayon sa mga magulang nitong si Clarita, gaganapin ang kanilang kasal dito mismo sa kanilang lugar. At ang sinasabing magkasal sa kanila ay ang kanilang supremo. Ipinaliwanag naman ng mga ito ang kanilang dahilan. Iba ang kanilang paniniwala, lalo na angkan ang mga ito ng mga katutubo. Kaya itinuring nilang pinuno ang magkakasal sa mga membro ng kanilang angkan. At dahil nga tagalabas itong si Jojo, dapat na makiayon ito at makisama sa kanilang sinusunod na kultura. Walang problema naman ito kay Jojo. Ang importante, maikasal sila ni Clarita. Agad na naikasa ang kanilang kasalan at gaganapin ito bukas ng umaga. Ngayong gabi, kailangan muna nilang dumalo sa isang gagawing ritual. Ginagawa kasi ito ng kanilang angkan bago ang gaganapin kasal ng sinuman naggaling sa kanilang pamilya. Binigyan ang mga ito ng mga kwarto at mapaghihingaan at matutulugan. Nasa gilid ng pangpang ang kinaroroonan nila ni Nanay Canida. Doon sa unahan, nakita ni Nanay Canida na nag-uusap ang mga magulang nitong si Clarita. Kasama ang apat na mga matatanda at pasulyap-sulyap pa ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kinausap ni Nanay Canida itong si Jojo. Tanong ng matanda, "Jojo, saan mo ba nakikilala itong si Clarita?" Sagot naman ng binata, "Doon sa bayan, Nanay Canida. Nagbibinta kasi ito ng mga bulaklak sa bayan. Nagiging magkaibigan kami hanggang niligawan ko. Sa isang linggo, tatlong beses kong nakikita sa bayan itong si Clarita at nagtitinda ng mga bulaklak." Napatango na lamang itong si Nanay Canida. Ngunit ang nasa kanyang isip ngayon, bukas ay kabilugan ng buwan. May nabanggit ang mga magulang nitong si Clarita na supremo. Maaaring ito ang kanilang pinuno. Dalawang bisis sa isang taon magdiriwang ang mga aswang na ito sa kanilang kapistahan. At sa araw mismo ng kapistahan, magaganap ang pag-aalay. Ginagawa ito ng mga busaw sa buwan ng Hunyo at buwan ng Setyembre. At gagawin nila ang pag-aalay sa pitsa ng 13 sa kalendaryo. Bukas ang 13 na pitsa sa buwan ng Setyembre. Kaya agad na nakaramdam ng panganib itong si Nanay Canida. Sa tingin ng matanda, mukhang hindi kasalan ang magaganap bukas, kundi kapistahan. At sila
ang gagawin na pang-alay ng mga ito sa kanilang supremo. Ngayon, kailangan niyang balaan ang lahat ng kanyang mga kasama na huwag kakain ang mga ito sa anumang ibibigay ng mga aswang. Laging itinabi na din niya ang batang si Nonoy. Nagsisisi ngayon si nanay kanina kung bakit pa niya isinama itong si Nonoy. Kung alam niya lamang na bakbakan pala ang kanyang mapuntahan at hindi kasalan, hindi na sana niya dinala ang anak ni Lucas. Sa isip ngayon ng matanda, kailangan niyang kausapin itong si Manong Raul. Kailangan na mapagsabihan niya ito para may katuwang siya kung sakaling magkabakbakan. Alam niyang hindi maniniwala itong si Jojo kapag sinabi niya nito ang kanyang mga hinala at ang tungkol sa tunay na pagkatao ng angkan nitong si Clarita. Alam niyang hindi maniniwala itong si Jojo kapag sinabi niya nito ang kanyang mga hinala. Lihim na lumapit itong si Nanay Kanida kay Manong Raul. At nang makalapit na ito, wika ng matanda. Maaari ba kitang makausap, Raul? Napakahalaga ang mga sasabihin ko sa iyo. Nagtataka man itong si Manong Raul, ngunit agad din na sumama ito kay Nanay Kanida doon sa gilid ng kubo. At pagkadating doon, tanong agad nito sa matanda. Ano ang mga sasabihin mo, Nanay Kanida? Wala ka bang napapansin na kakaiba sa paligid at sa mga taong ito, Raul? Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo na sa akin, Nanay Kanida. Raul, sa tagal ko na sa mundong ito at sa lahat ng aking mga karanasan, alam ko na agad kung mayroong mali. Napakatahimik ng buong paligid. Ngunit mamayang gabi, magsisilabasan na ang lahat ng mga tao sa kanilang mga kabayan. Palatandaan na nasa lugar tayo ng mga busaw na aswang. Bukod pa dyan, naramdaman at naamoy ko ang kanilang mga baho bilang aswang. Kaya sigurado ako na mga aswang, lahat ng mga nandirito, pati na rin ang magiging asawa nitong si Jojo. Natitiyak kong aswang din si Clarita. Raul, walang kasalan na magaganap bukas dahil kapistahan nila ito. At tuwing kapistahan, may magaganap na mga pag-aalay. Ang iniisip ko na baka tayo ang kanilang gagawing pang-alay at pagkain bukas. Nanindig agad ang balahibo nitong si Manong Raul sa kanyang narinig. At sagot naman ito, napapansin ko rin ang kakaibang katahimikan, Nanay Kandida. Kung ganoon, kailangan natin na mapigilan ang mga binabalak nilang masama. Kailangan natin na makatakas. Mahirap ang mga bagay na iyan, Raul. Nasa kaloob-looban tayo ng kanilang mga kabahayan. Ngunit gagawin ko ang lahat para labanan ang mga ito. Magtiwala kayo sa akin. Ngunit kailangan ko din ang tulong mo. May isang bala raw na ibinigay itong si Nanay Kanida kay Manang Raul at muling uwi ka ng matanda. Ang bala raw na ito, Raul, ay hindi ordinaryo. Kahit daplis ang tama nito sa katawan ng mga aswang, lubhang masasaktan ang mga ito. Ang gagawin natin ngayon, huwag na huwag kayong kumain ng basta-basta sa mga pagkain na inihanda nila para sa atin. Sabihin mo ito sa ating iba pang mga kasamahan. Kung matabang ang kanilang ibibigay at walang asin, ibig sabihin may mga sangkap ito na maaring makapagdulot ng masama sa ating katawan at pag-iisip. May kinuhang kalamansi itong si Nanay Kanida at ibinigay ang ilang piraso kay Manong Raul. Kahit saan man mapunta itong si Nanay Kanida, laging kargado ito
sa mga kagamitan. May dala pa nga itong asin na dinurog at may halong katas ng kalamansi na nakatago doon sa kanyang dalang supot. Wikang muli nitong sinanay kanida. Ipatak mo lamang ito sa mga ibibigay nilang pagkain, Raul, at makikita mo agad ang tunay na anyo ng kanilang mga handa at mawalan ng bisa ang kanilang mga ginagawang orasyon doon sa mga pagkain. Naputol lamang ang pag-uusap ng mga ito nang tawagin na itong si Manong Raul nitong si Jojo. Oras na daw ng kanilang hapunan. Napatitig itong si Manong Raul kay Nanay Candida. Wikang muli ng matanda. Huwag kang matakot, Raul. Gawin mo ang lahat ng ibinilin ko sa iyo. Habang naglalakad na ang mga ito, lihim na nagpakawala ng mga orasyon itong si Nanay Candida at hinawakan din niya ng pasimple itong si Jojo sa kanyang ulo. Pinabaunan niya ito ng malakas na orasyon na pangharang kung sakaling makakain man ito ng mga inihandang pagkain ng mga aswang na may halong orasyon, agad niya itong maisuka. Nakahanda na itong si Nanay Candida. Hindi biro ang kanilang sitwasyon ngayon. Nasa gitna sila at napapalibutan ng mga aswang na busaw. Nagpalingon-lingon ang matanda sa buong paligid. Napakarami ng mga aswang. Ngunit sa tingin niya, kaya niyang lipulin at tapusin ang mga ito kung magkakamali ang mga nilalang na ito na gumawa ng mga masamang galaw. Doon sa pagkainan, bago kumain ang mga ito, gumawa muna ng mga dagdag na orasyon itong si Nanay Candida. Habang itong si Manong Raul, kinausap na din ito itong si Aling Lorna. Binalaan na din niya ito, kaya nanginginig na ang katawan ng babae dahil sa takot. Dito na nila napapansin na kakaiba nga ang mga hitsura ng mga taong nandirito. Kakaiba ang pangingitim ng mga ilalim ng mga mata ng mga ito at kapansin-pansin na mahahaba ang mga kuko ng halos ng lahat ng mga tao maliban lamang kay Clarita. Ngayon, nakita na nila ang mga tunay na inihain na mga pagkain para sa kanila. Mayroon namang tunay na pagkain. Ngunit itong si Aling Lorna, naduduwal pa rin ito nang makitang may mga kamay ng tao at iba't ibang parte ng katawan ang nasa harap ng misa. Makalipas lamang ang ilang minuto, napatayong bigla itong si Jojo at napatakbo doon sa likod ng mga kubo at doon nagsusuka. Ipinaliwanag din nitong si Nanay Candida kung bakit nagkaganoon ang kanyang mga kasama. Wika ng matanda na ang maaring dahilan sa lahat ng mga ito ay ang kanilang ginawang pagpunta dito sa bundok. Maaga kasi ang alis nila kanina at maaring nahamugan ang mga ito. Ngunit kakaiba na ang mga titig ng mga matatanda sa kanila. Pumagitna lamang ang mga magulang nitong si Clarita at kinausap sina Nanay Candida nang makabalik na ang mga ito doon sa kanilang kubo. Agad na hinila ni Nanay Candida itong si Jojo para kausapin na. Jojo, tingnan mo ang mga naisuka mo sa lupa. Hindi kasi napansin ni Jojo ang kanyang naisuka dahil nga sa dilim. At dito, nang makita na niya, nakaramdam siya ng sobrang pagkahilo at pagkaduwal. Nakita niya ang kanyang mga naisuka na mga daliri at tinga ng mga tao. Pagkatapos, napatitig ito kay Nanay Candida na hindi malaman ang mga sasabihin. Hindi niya maintindihan ang lahat na ito. Hinila ni Nanay Candida itong si Jojo papasok ng kubo at dito na niya ibinunyag ang lahat. Halos hindi pa nga ito naniniwala sa matanda dahil nga wala naman siyang napapansin na kakaiba kay Clarita. Muling wika ni Nanay Candida. Maaring hindi pa nakain ni Clarita
ang laman ng pamana ng kanyang mga magulang para magiging tuluyang aswang ang dalaga. Ngunit maniwala ka sa akin, Jojo, mga aswang ang lahat ng mga tao dito sa lugar na ito at nanganganib ngayon ang ating mga buhay. Napaiyak na itong si Jojo. Hindi nito kasi maisip na ang masaya sana na pamanhikan at kasalan magkakaganito pa. Lumapit na din itong si Manong Raul sa kanyang anak. Jojo, alam kong mahal mo si Clarita. Ngunit gumising ka sa katotohanan. Ipinain nila si Clarita para makakuha ng pang-alay na walang kahirap-hirap. Hindi pa ganap na aswang si Clarita. Kaya wala kang napapansin na kakaiba sa kanya. Tama ba ako, Nanay Kalida? Tama ka, Raul. Ang gagawin natin ngayon ay humanda. Natitiyak kong magiging mahaba ang ating gabi ngayon. Natitiyak kong may mga masamang gagawin ang mga iyan sa atin ngayong gabi. Para bukas, wala nang magiging abirya sa kanilang gagawing pag-aalay sa kapistahan. Raul, bantayan mo si Nunoy. Gamitin mo ang balaraw kung kinakailangan. At kung may magtatangka man na lumapit sa atin. Ako na ang bahala sa mga aswang na ito. Papatayin ko silang lahat sa oras na may gagawing masama ang mga ito sa atin. Nasa loob ng kubo si Nanay Kalida habang ang mga aswang nasa labas at nakakahalata na ang mga ito sa kanilang ikinikilos. Ngunit sa kanilang mga tingin, hindi na makakatakas pa ang grupo nila ni Nanay Kalida. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng kanilang supremo. Makalipas ang ilang minuto, dumating na nga ito at huwi kaagad ng supremo sa mga kasamahang aswang. Gawin na natin ang nararapat para tuloy-tuloy na ang ating gagawing pagdiriwang bukas. Tumango at ngumisi lamang ang mga aswang at pagkatapos naglalakad na ang supremo papunta doon sa kubo na kinaroroonan nila ni Nanay Kalida. Nakasunod naman agad ang mga matatandang mga aswang. Nang makalapit na ang mga ito doon sa kubo, agad na wika ng supremo. Jojo, maaari ko ba kayong makausap? Lumabas muna kayo at sumama doon sa aking kubo. Mayroon lamang tayong mahalagang pag-usapan tungkol sa gagawing kasalan ninyo bukas. Nang marinig naman nila ni Nanay Kalida ang pagsasalita nito sa labas, mabilis na sumilip ang mga ito doon sa siwang ng mga dingding at nakita nila ang isang taong nakatayo sa harap ng kanilang kubo na mayroong maputing mga buhok at balbas na mahaba at kulay puti din. Wika nitong si Nanay Kalida na pabulong. Maaring iyan na ang kanilang supremo. Jojo, sabihin mo na kung maaari, bukas na ang gagawin ninyong pag-uusap. Sabihin mo na masama ang iyong pakiramdam. Kaya wika nitong si Jojo. Manong, maaari po bang ipagbukas na lamang ang ating gagawing pag-usap? Hindi pa kaya ng aking katawan. Kailangan kong makapagpahinga. Nanghihina ako dahil sa pagsusuka. Sagot naman ng supremo. Ganun ba? Sige, kung hindi mo kaya, ako na ang papasok sa loob ng kubo ninyo. At pagkatapos, suminyas na ito sa kanyang mga kasamahang aswang. Dito na nila nakita na biglang nagbago na ang mga hitsura ng mga ito. May tumubong mga mahahabang mga kuko sa kanilang mga daliri at mayroong mga pangil sa kanilang mga bibig. Ganon din ang nangyayari sa supremo. At pagkatapos, mabilis nang nagtatalunan ang mga ito papunta doon sa kanilang kubo. Wika agad ni Nanay Kalida. Umatras kayo. Raul, gawin mo
ang binilin ko sa iyo. Ilang sandali lamang, biglang may mga kaluskos silang naririnig sa dingding at sa bubong. Naramdaman nilang nagsiakyata na at nagtalunan ang mga aswang doon sa kanilang bubong para makahanap ng mapapasukan. Takot na sina Manong Raul. Ngunit kailangan niyang tumulong. Kung hindi, magiging pagkain sila ng mga ito bukas. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyang nabuksan na ng apat na mga aswang ang pintuan doon sa harapan. Rinig na nila ang mga angil ng mga ito na nakapagdagdag sa kanilang mga naramdamang takot. Wika ng Supremo, ipagpatawad ninyo. Ngunit magiging pang-alay namin kayo bukas. Jojo, magaling at marami kang isinama sa pagpunta dito sa aming lugar. At pagtapos na makapagsalita ang Supremo, tumawa ito ng napakalakas. Mabilis nang pumasok naman ang apat na mga aswang doon sa loob para atakihin na ang grupo nila ni Nanay Kalida. Nang magbanggit ng tatlong banyagang salita itong si Nanay Kalida, biglang napasigaw ang apat na mga aswang at tumilapon ang mga ito palabas ng kubo habang umuusok ang kanilang mga katawan at naghihiyawa na dahil sa sakit na naramdaman. Patuloy na umuusok ang katawan ng mga ito hanggang sa mangingisay at tuluyan nang namatay ang apat. Lahat ng mga aswang na nasa bubong ng kubo agad na nagtalunan ang mga ito pababa ng lupa. At ang ilan naman sa mga aswang tumalo na din papunta doon sa itaas ng mga kakahuyan na nasa gilid lamang ng kubo. Gulat na gulat ang mga ito sa nangyayari sa kanilang apat na mga kasama. Wika agad ng Supremo, "Mga pangahas, pagbayaran mo ang ginawa mong ito sa aking mga tauhan." Tanda ang galit na wika nito at ilang sandali pa agad itong nag-uusal ng mga orasyon at pagkatapos itinuro itong si Nanay Kalida. Pagkaturo pa lamang ito kay Nanay Kalida, agad na natumba ang matanda sa lupa. Dito na biglang nagtalunan ang mga aswang galing doon sa mga puno at papasugod na ang lahat kay Nanay Kalida na nakabulagta doon sa lupa. Sa nakita naman nila ni Manong Raul, takot na ang mga ito. Napasigaw pa nga ang kanyang asawa. Ang nasa isip ng mga ito, papano na kung wala na si Nanay Kalida? Pagkabagsak ng mga aswang sa lupa, tuloy-tuloy ang mga ito sa paglapit kay Nanay Kalida. Umaangil at handang tapusin na ang matanda. Ngunit sa isang iglap, biglang may mga baging ang nagsilabasan sa mga lupa na nasa paligid ng matanda. Agad naman na nakaramdam ang Supremo sa ginawang iyon na patibong nitong si Nanay Kalida. Kaya sigaw nito sa kanyang mga tauhan, "Umatras kayo! Patibong lamang iyan!" Ngunit huli na, napupulputan na ng mga baging ang kanilang mga paa at paakyat na ang mga ito sa kanilang mga katawan, kamay at ulo. May ilang mga aswang naman ang mabilis na nakatalon paatras. Ngunit ang mga nahuli ni Nanay Kalida, tuluyang naibagsak na ang mga ito sa lupa. Biglang tumawa itong si Nanay Kalida, "Ganyan ba kahina ang tingin ninyo sa akin na madaling patayin? Ang pangalan ko ay Kandida. Sa nalalabing mga taon ng aking buhay, tatapusin ko ang lahat ng mga kampon ng kadiliman na aking makakasalamuha at nang hindi na makapamiktima pa ang mga ito." Galit na galit itong Supremo ng mga aswang. Nagbabaga na ang mga mata nito dahil sa sobrang galit. Nasa mahigit kasi sa 10 bilang ng mga aswang ang nahuli ngayon ni Nanay Kalida.
na nakabulagta sa lupa habang napuluputan ito ng mga baging. Umaangil ang mga aswang at pilit na kumawala. Ngunit napakahigpit ng mga baging na nakakapit sa kanilang mga katawan. Ilang sandali, wika ng Supremo. Pagkawalan mo tanda ang aking mga tauhan. Pagbayaran mo ito ng iyong buhay at ng mga kasama mo. Patayin ko silang lahat. Muling tumawa itong si Nanay Kanida habang may kinuha itong supot galing sa kanyang bulsa. At pagkatapos, isinaboy niya ang laman nito sa paligid ng mga nahuling mga aswang habang nag-uusal ng mga orasyon. Nabuhayan na din ng loob sina Manong Raul. Ngayon, pinagsisihan na nitong si Jojo ang kanyang ginawang pagpunta sa lugar na ito. Maaring madamay pa ngayon ang kanyang mga magulang sa kanyang kabubuhan. Napaangil ang ibang mga aswang nang makita nilang bawat matamaan ng mga parang mga alikabok na galing sa supot ang mga kasamahan nilang mga aswang na nakabulagta sa lupa. Agad na maghihiyawan ang mga ito habang umaapoy ang buong mga katawan. Hanggang sa mapaangil na lamang at tuluyan ng nalagutan ng hininga ang lahat ng mga ito. Sabay-sabay nang umaalulong ang mga aswang na nakapalibot kay Nanay Kanida. Galit na galit, namumula ang mga mata. Ngunit nagdalawang isip na ang mga ito na muling umatake. Sa kanilang nakita, alam na ng mga ito na hindi pangkaraniwang babaylan ang kanilang kaharap ngayon. Isang malakas na babaylan. Ngunit walang kaalam-alam ang mga aswang na dating barangan itong si Nanay Kanida at marami na itong napapatay na mga kapwa barangan at pati mga aswang. Patuloy na umaaligid ang mga aswang kay Nanay Kanida. Ngunit walang sinuman ang nagnanais na unang umatake. Wika ng Supremo na bahagyang nawindang sa kanyang nakita. Unang beses na may nakakalaban ang mga ito na ganun kalakas. Mabilis itong nagbitaw ng mga tigalbo sa matanda. Putsa kang matanda ka! Tatapusin kita ngayon! Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo! Ngunit tinawanan lamang ito ni Nanay Kanida. Hihi! Sa tingin mo ba, mahuhuli mo ako at matatalo sa ganyang uri na orasyon? Sinabayan pa nga ni Nanay Kanida ang pag-uusal ng Supremo na parang nanunuya at nakangisi pa. Ngunit biglang umatake ang limang mga aswang galing sa likuran ng matanda at nakaamba na agad ang mga matutulis na mga kuko ng mga ito. Ngunit agad naman na napansin ito ni Nanay Kanida ang mga nalalabing mga parang mga alikabok na nasa loob ng supot. Itinapon niya lahat ng mga ito doon sa mga papasugod na mga aswang. At bago pa nila maabot ang matanda, agad na umuusok na ang kanilang mga katawan at bumagsak ang mga ito sa lupa habang nangingisay. Umaangil ang mga ito na parang mga kinatay na mga baboy. Makalipas lamang ang ilang segundo, nawalan ng buhay na ang limang mga aswang habang patuloy pa rin na umuusok ang mga katawan ng mga ito. Sa nakita ng mga kasamahang mga aswang, mas lalong nilukuban na ng takot ang mga ito at napapaatras pa. Habang nanonood naman sa bakbakan na iyon ang grupo nila ni Manong Raul, napabilib ng sobra ang mga ito kay Nanay Kanida. Kakaiba ang lakas nito nang dahil lamang sa mga parang alikabok na nasa loob ng supot. Wala pang isang minuto, agad nang namatay ang karamihan sa mga aswang. Wika pa nga nitong si Jojo. Mabuti at naisama natin si Nanay Kanida, Tatay Raul. Dahil kung hindi, kanina pa tayo pinagpistahan ng mga aswang na ito. Tunay ngang kakaiba ang lakas ni Nanay Kanida. Kung dati Jojo,
isa itong mabagsik na barangan. Ngayon, kinatatakutan na ito ng mga kampon ng kadiliman. Ang sagot naman nitong si Manong Raul. Ngunit hindi napansin ng grupo nila ni Manong Raul ang unti-unting paglapit ng mga aswang galing sa gilid ng bahay. Apat ang lahat ng mga ito. Napatigil naman ang Supremo sa kanyang ginawang orasyon. Batid niya ngayon na wala itong silbi sa matandang kaharap. Nag-iisip na ngayon ng paraan ang pinuno ng mga aswang kung paano niya matalo ang matandang kaharap. Ilang sandali pa, mabilis nang nag-usal ng mga orasyon itong si Nanay Kanida. Kaya agad na pinagsabihan ng Supremo ang kanyang mga tauhan ng mga aswang. Nakita niya kasing bumuka-buka ang bibig nitong si Nanay Kanida at batid niyang may binabalak na naman ito sa kanila. At ilang sandali pa, biglang tumalon itong si Nanay Kanida. Papasugod na ito kay Supremo. Samantalang ang apat na mga aswang doon sa gilid ng bahay, biglang umigpaw ang mga ito papasok doon sa bintana ng kubo. Sa bilis ng kilos ng mga aswang, agad na nakapasok ang mga ito doon sa bintana ng masira ng tuluyan ito. Gulat na gulat ang grupo nila ni Manong Raul. Napasigaw pa nga itong si Aling Lorna at ang batang si Nonoy. Papasugod na ang mga aswang sa kanila, habang abala naman itong si Nanay Kanida sa pakikipagharap doon sa mga aswang sa labas. Ngunit bago pa nila maabot ng tuluyan sina Manong Raul, biglang bumagsak ang dalawa sa mga aswang doon sa sahig at nangingisay. Habang ang dalawa pa, gulat na gulat ang mga ito at napatigil. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang bumagsak ang dalawa nilang kasamang aswang at nangingisay agad ang mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, biglang bumagsak na din ang dalawa pa at pati na rin sina Manong Raul. Gulat na gulat din ang mga ito kung bakit biglang nangingisay ang mga aswang, hanggang sa magsasalita na itong si Nanay Kanida na sa mga pagkakataon na iyon, nasa gilid lamang pala ng loob ng kubo. Mag-ingat kayo, Raul. Mabangis ang mga aswang na ito. Pakiramdaman ninyong mabuti ang buong paligid. Nagtataka ang mga ito kung bakit napunta itong si Nanay Kanida sa loob ng kubo, samantalang nakita nila itong umaatake na doon sa Supremo ng mga aswang. Ngunit nang tingnan nilang muli ang labas ng kubo, nang makalapit na yung isang Nanay Kanida sa Supremo, bigla itong bumagsak sa lupa na nagiging balabal at pagkatapos agad itong nag-apoy. Ibig sabihin, hindi ang totoong Nanay Kanida ang umatake sa Supremo. Kanina, habang lihim na pumunta ang mga aswang doon sa gilid ng kubo, agad na naramdaman iyon ni Nanay Kanida dahil na rin sa kanyang mga ginagawang mga pampakod sa paligid ng kubo. Kaya agad itong gumawa ng mga orasyon. Iyon ang oras na nakita ng Supremo na bumuka-buka ang bibig nitong si Nanay Kanida. At akala nga nito na sila ang punteriya ng matanda. Gumawa pala ito ng mga orasyon na mga panlilang para hindi mapansin ng mga aswang ang kanyang ginawang mabilis na paglipat doon mismo sa loob ng kubo, gamit ang kapangyarihan ng kanyang hawak na kabibing itim. Pagkatapos sa mga pangyayaring iyon, lumabas muli ng bahay ang matanda. Sa puntong ito, nababalot na din ng takot ang pag-iisip ng Supremo. Batid na niyang walang katapat ang lakas nitong si Nanay Kanida. Kung patuloy silang lumalaban, maaaring katapusan na nilang lahat. Kaya sumigaw na ito sa lahat ng kanyang mga kasamahang aswang na sundin ang kanyang gagawin. At utos ng Supremo, lumuhod ang lahat ng mga aswang sa harapan ni Nanay Kanida. Ganon din ang ginawa ng Supremo. Lumuhod ito at nagmamakaawa habang humihingi ng tawad.
kay Nanay Kanida at inutusan ang lahat ng mga aswang na lumuhod na din doon para makahingi ng kapatawaran ang mga ito sa kanilang masamang binabalak sa grupo nila ni Nanay Kanida at kay Jojo mismo na niloko at sinaktan nila. Ang mga magulang naman nitong si Clarita, lumapit na din ang mga ito dahan-dahan kay Nanay Kanida at pagkatapos lumuhod. Habang itong si Jojo, lumabas na din ito ng bahay at naluluha habang nakatitig ito kay Clarita. Ngunit hindi na makatitig ang babae sa kanya dahil na rin siguro sa naramdamang hiya. Akmang lalapitan pa sana ito ni Jojo. Ngunit agad na nakasunod itong si Manong Raul at pinigilan ang kanyang anak. Bulong ni Manong Raul, "Anak, muntik na tayong mapahamak dahil sa kanya. Sana kami naman ngayon ang isipin mo. Kahit na ano pa ang mangyayari, anak, si Clarita ay anak pa rin ng mga aswang na may balak ng masama sa atin. Kaya pabayaan mo na siya." Napayuko itong si Jojo at dumaloy ang maraming mga luha sa kanyang pisngi. Tama ang kanyang ama. Kahit na masakit, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Wika naman itong si Nanay Kanida, "Manatili kayong nakaluhod hanggang sa makalayo na kami at makalabas sa lugar ninyo. Kung may tatayo na hindi pa kami nakalabas, agad na babawian ito ng buhay." Pagsilay nitong si Nanay Kanida, walang imik na nakaluhod pa rin ang lahat ng mga aswang. Naglalakad na itong si Nanay Kanida. Dumaan ito sa gitna ng mga nakaluhod na mga aswang habang mabilis din na sumunod sa kanya sina Manong Raul. Nang mapatapat itong si Nanay Kanida doon sa Supremo, yumuko ng kaunti ang matanda at wika nito, "Isa pang kahilingan, kaibigan. Ayaw ko nang mabalitaan pa na may mga binibiktima kayo na mga tao. Dahil kung mangyayari iyon, uubusin ko ang lahat ng angkan mo." Napatitig ang Supremo kay Nanay Kanida at makalipas ang ilang sandali, muling nangangako ito sa kanya. Matapos iyon, muling naglalakad na si Nanay Kanida palabas ng mga kabahayan na iyon hanggang sa sapitin na nila ang kakahuyan. Dito na nakahinga ng maluwag ang mga ito. Sa pagkakataon na ito, humingi ng tawad itong si Jojo sa kanila. Wika nitong si Nanay Kanida, "Wala kang kasalanan, Jojo, sa mga nangyayari. Nagmahal ka lamang apo, kaya huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan. Hindi pinahintulutan ng Panginoon na mahulog kayo sa kamay ng mga demonyo dahil kasama niyo ako." Matapos ang kanilang pag-uusap, muling naglalakad na ang mga ito pababa na ng bundok. At makalipas naman ang mahigit sa isang oras, narating na nila ang bahay ng kaibigan nitong si Manong Raul. At kinabukasan, nagpapaalam na ang mga ito na makauwi na sa kanila. Habang itong si Nanay Kanida, hindi na ito nagpatid pa kay Manong Raul. Umuwi na ito kasama ang anak ni Lucas na si Nonoy. Ngunit habang naglakad doon sa mga kakahuyan sa bundok na iyon sina Nanay Kanida, may mga naramdaman ang matanda na kakaiba. Kaya tumingala sa itaas ang matanda at nagpakawala ng mga palipadhangin na mga orasyon. Kung mga lamang lupa man o mga engkanto ang gusto siyang paglaruan, magsisisi ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, na walang bigla ang mga naramdaman itong si Nanay Kanida. Kaya nagpatuloy na ito sa paglalakad. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto,
Narating na nito ang kanilang bahay. Tuwang-tuwa na sumalubong pa nga itong si Makmak sa kanila. Balik na naman sa normal ang buhay nila ni Nanay Kanida. Hanggang sa dumating na naman ang grupo ng bagong makakalaban nila. Ang mga aswang na nakakalaban nila doon sa bukirin ng Kantugbas, may mga kamag-anak pala ang supremo ng mga aswang na mga kakaibang uri ng mga aswang. Mas malakas pa nga ang mga ito kumpara sa mga gabunan. Mga aswang na may halong mga dugo ng iba't ibang uri din ng mga aswang. Mas malakas ang mga ito dahil bukod sa mga kakayahan ng mga ito sa mga orasyon, ang ilan sa kanila may mga hawak pang mga agimat. Nagdepende ang kanilang lakas kung saan silang uri ng mga aswang nang gagaling. Sa kahiyan na sinapit ng supremo, galit na galit ang mga ito. Wika pa nga ng pinuno ng mga aswang na tinatawag na saltik. Kung ganon, Ignacio, natalo kayo ng matandang nag-iisa lamang. Natiyak kong malakas nga ito dahil hindi biro ang magpasunod ng isang angkan ng mga busaw. Ako na ang bahala sa matandang iyon. Susuyurin ko ang buong bayan ng Kanlasog at Kantugbas. Makita ko lamang ang sinasabi mong matanda. Kaya nga sa simula sa araw na iyon, bumaba na ng patag ang apat na mga saltik para hanapin itong si Nanay Kanida. Nakasakay ang mga ito ng mga kabayo para na din maitago nila ang tunay nilang mga pagkatao. Una nilang pinuntahan ang lugar ng Kantugbas at nagtatanong ang mga ito sa bawat makikitang mga tao. Doon naman sa lugar ng Kanlasog, lumipas pa ang mga araw habang abala si Nanay Kanida doon sa kanilang bagong taniman na mga palay. May mga kakilala sina Lucas at Luis na galing sa kabilang lugar, galing sa lugar ng Kantugbas. Lumapit ang mga ito sa kanila at sinabi na doon sa kanilang lugar may mga kalalakihan na nakasakay ng mga kabayo ang naghanap kay Nanay Kanida. Isa nga daw ito sa mga napagtanungan. Ngunit nga, may napapansin ang mga ito na kakaiba. Kaya hindi nila sinabi kung saan ang kinaroroonan ni Nanay Kanida. Nang makalayo na ang mga ito, agad na lumapit sina Lucas at Luis kay Nanay Kanida at sinabi ang mga napag-usapan ng mga ito tungkol doon sa kanilang lugar. Napaisip itong si Nanay Kanida. Sino naman ang maghanap sa kanya? Simula nang tumigil na ito sa gawain na masama, wala nang naghanap pa sa kanya at wala nang nagpupunta pa sa kanilang bahay. Kaya pala isipan ngayon nitong si Nanay Kanida kung sino ang mga ito. Kinagabihan, napabalikwas ng bangon itong si Nanay Kanida. Nakakarinig kasi ito ng mga kakaibang tiktilaok ng kanyang mga alagang mga panabong. Alam niyang mga palatandaan ang mga ito at mga babala. Kinabukasan, para matiyak niya na may mga maaaring mga kalaban ang paparating, pumunta ito doon sa kuiba at kinausap ang mga kaibigang mga engkanto. Pagkatapos, gumawa din ito ng mga dasal at mga ritual. Tanghali na nang makauwi itong si Nanay Kanida, agad na kinausap nito si Lucas. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa nakabalik itong si Luis galing sa kanilang barangay hall. Tanong nitong si Lucas, ano ang mga mahalaga mong sasabihin sa akin, Nanay Kanida? Lucas, kahit na tahimik na tayong naninirahan sa lugar na ito, lumalapit pa rin ang mga kampo ng kadiliman at ang ating mga kalaban. Talagang hindi na tayo
patatahimikin pa. May mga darating na mga kalaban at hindi basta-basta ang mga ito. Dahil malakas ang kanilang grupo, hindi nag-iisa ang makakalaban natin, Lucas. Marami sila. Kailangan na paghandaan natin ito anumang oras. Maaring matuntun na ang ating kinaroroonan. Sa palagay ko, ang mga kalalakihan na naghanap sa akin doon sa lugar ng Kantugbas ay ang mga maaring mga kalaban natin. Kailangan na walang madamay pa na mga tao sa ating lugar. Lalabanan natin ang mga ito. Natitiyak kong sapat na ang inyong mga lakas at kaalaman para matalo natin ang mga ito. Sa mga pagkakataon din na iyon, kasalukuyang papauwi na din itong si Luis galing doon sa pinakasentro ng lugar ng Kanlasog. Binaybay na nito ngayon ang gilid ng palayan hanggang sa makita niya ang apat na mga kalalakihan na nakasakay ng mga kabayo at makakasalubong niya ang mga ito. Nang makalapit na ang mga ito sa kanya, agad na tanong nung isa, "Kaibigan, maaari bang magtanong? Kilala mo ba ang mayroong pangalan na nanay kandida?" Napatitig itong si Luis sa mga ito dahil ang mga kalaman itong si Luis ay galing sa pagiging albularyo. Agad niyang napansin na may mga karga ang apat. Naalala din niya ang tungkol sa mga kalalakihan na naghanap kay nanay kandida doon sa lugar ng Kantugbas. Sagot naman itong si Luis na nakahawak na sa puluhan ng kanyang itak, "Mga kaibigan, ano ang kailangan ninyo sa matandang iyon?" Ngumisi lamang ang isa sa mga ito at pagkatapos wika nito kay Luis, "May mga mahalaga lamang kaming kailangan at itatanong sa kanya, kaibigan." Muling sagot nitong si Luis sa mga ito na umalis na sa kanilang lugar ang hinahanap nilang matanda. At pagkatapos, naglalakad na itong si Luis papauwi. Habang ang mga kalalakihan, agad na bumuka-buka ang mga bibig ng mga ito habang nakatitig sa nakatalikod na si Luis. Minarkahan nila itong si Luis. Batid nilang hindi kasi ito nagsasabi ng totoo. Ngunit habang papalayo itong si Luis, tumingala ito sa langit at nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, dumura-dura ito sa buong paligid. Winasak niya ang mga ginawang mga orasyon na mga pangmarka ng mga kalalakihan sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas, wika nung isang lalaki, "Tama nga ang hinala ko. May karga ang isang iyon." Napatigil sa pag-uusap ang mga ito nang may dalawang uwak ang dumaan sa kanilang uluhan. Pagkatapos, nag-iingay na ang mga ito. Napatingala ang grupo ng mga kalalakihan doon sa mga ibon at nang ibalik ang kanilang paningin kay Luis, naglaho na ito agad doon sa unahan. Napangiti na lamang ang isa sa mga kalalakihan. Pagkatapos, nagpunta agad ang mga ito doon sa dulo ng palayan para muling makapagtanong sa mga taong naninirahan doon. Nang makarating naman itong si Luis doon sa kanilang bahay, agad na sinabi nito ang tungkol doon sa apat na mga kalalakihan na nagtatanong sa kanya. Sagot naman itong si Nanay Kandida, "Luis, mga kalaban ang mga iyon at may balak na masama sa akin. Kailangan na natin na maging maingat sa lahat na oras. Malapit nang matunton ng mga ito ang ating kinaroroonan." Sagot naman itong si Luis, "Tama ka, Nanay Kandida. Sa oras na makapagtanong na ang mga ito doon sa mga tao na naninirahan,
doon sa dulo ng palayan. Natitiyak kong ituturo ng mga ito ang ating kinaroroonan. Tama ka, Luis. Kaya kailangan natin na maganda. Huwag na muna kayong aalis ni Lucas. Kung aalis man kayo, dapat na magkakasama muna kayong dalawa. Hindi pa natin alam kung anong mga kakayahan meron ang mga taong ito. Sabag naman itong si Lucas. Nanay Kanida, anong klaseng mga kalaban ang mga ito? Hindi ko pa natitiyak, Lucas. Malalaman na lamang natin ang mga ito sa oras na makakaharap na natin ang mga nilalang na ito. Sa gabing iyon, maagang nag-agahan ang mga ito at pagkatapos nagpapahinga na ang asawa at mga anak ni Lucas. Samantalang sina Nanay Kanida, nanatiling nakaupo muna ang mga ito doon sa may pantawan. Nag-uusap ang tatlo at pinakiramdaman ang buong kapaligiran. Lumipas din ang tatlong oras. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, dito na nagsimulang nag-ingay ang mga alagang manok ng matanda. Kakaiba naman ngayon ang ingay ng mga ito at natitiyak ng matanda na may naamoy at nakikita ang mga ito na mga nilalang sa paligid. Uwi ka agad nitong si Nanay Kanida. Mukhang nandirito na ang ating mga panauhin. Lucas, Luis, naramdaman ba ninyo ang kanilang presensya? Sagot naman itong si Lucas. Oo, Nanay Kanida, kakaibang puwersa. Dumito na muna kayo, Lucas, Luis. May aalamin lamang ako tungkol sa mga ito. Bantayan ninyo itong bahay. Hindi natin alam, baka malakas ang mga taglay ng mga ito na mga orasyon na pangwasak. Susubukan kong alamin ang kanilang lakas at mga taglay at ang kanilang pagkatao. Mag-iingat ka, Nanay Kanida. Ang paalala naman ng dalawa. At pagkatapos, lumabas na itong si Nanay Kanida ng bahay. Agad na nagpalit ito ng anyo. Ngunit bago pa ito lumayo doon sa kanilang bahay, umikot muna ito at may mga ginagawang pabilog na hugis sa buong paligid. Kailangan na siguraduhin ng matanda na malakas ang kanilang mga pambakod at mga pangharang. Sa lahat ng mga nakakalaban ni Nanay Kanida, ngayon pa ang unang bisis na naramdaman niya na ganun kalakas ang pwersa na nasa paligid. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang hatid nito sa kanyang mga aral. Nang matapos na gawin iyon ni Nanay Kanida, muling humakbang ito ng ilang beses at pagkatapos dumapa na ito sa lupa at may mga ibinulong-bulong ito doon. Pagkatapos ilang minuto na ginawa iyon ni Nanay Kanida, namumula na ang kanyang mga mata at may mga ugat na kulay asul ang nagsilabasa na ngayon sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, mabilis nang pumasok muli ng loob ng bahay itong si Nanay Kanida at uwi ka agad ito kay Lucas at Luis. Sa tingin ko, Lucas, Luis, mga saltit ang mga kalaban natin ngayon na nasa paligid. Sa pagkakataon na ito, hindi natin maaasahan ang mga kakampi natin na mga engkanto at mga lamang lupa. Walang kalaban-laban ang mga ito sa mga nilalang na saltik. Malalakas ang angkan ng mga ito. May mga hawak din na agimat ang iilan sa kanila at malakas ang kalaman nila sa mga orasyon. Nasa 20 ang bilang nila ngayon. At tumingin itong si Nanay Kanida sa mga mata ng dalawa at mas sumeryoso pa ang pagmumukha nito. Kapag nahaharangan ko ang kanilang mga
kagawing dasal o orasyon. Gagamitin ng mga iyan ang kanilang mga agimat at pisikal na lakas. Kailangan natin na labanan ang mga ito ng sabayan, dahil kung hindi, maaaring katapusan na natin. Mag-iingat kayo, Lucas, Luis, sa pagkakataon na ito. Hindi ko maipangako na kaya ko kayong iligtas. Sagot naman itong si Lucas. Nanay Kalida, hindi sa lahat ng oras laging umaasa na lamang kami sa lakas mo. Malakas na din ang aming mga kaalaman at kakayahan. Kaya na din namin na makipagsabayan sa mga kalaban. Tama si Lucas, Nanay Kalida. Hindi lamang mga sarili namin ang dapat na ipagtanggol dahil sa oras na matatalo tayo. Pati ang asawa at anak ni Lucas ay madadamay. Ilang segundong nakatitig ang matanda sa dalawa. Ngayon, hindi talaga siya nagsisisi kung bakit tinuruan niya ang mga ito ng mga aral. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ang tatlo ng bahay. Tiyak naman ni Nanay Kalida na walang makakapasok ng bahay nang basta-basta kung mawawasak man ang kanyang mga ginagawang malalakas na pambakod. Agad niyang maramdaman ito. Pagkalabas nila ni Nanay Kalida, nakakalapit na din pala ang mga nilalang na saltik. Maaring agad na nawasak na ng mga ito ang mga ginagawang pambakod ni Nanay Kalida sa unahan. Madilim ang buong paligid. Tanging kakaunting sinag ng buwan ang nagbigay ng liwanag sa kapaligiran. Katamtaman lamang din ang lakas ng ihip ng hangin. Ngunit kakaiba ang alinsangan na dulot ng hangin sa kanilang balat. Naglalakad na sina Nanay Kalida papunta doon sa grupo ng mga saltik. Nasa ilalim ang mga ito ng puno ng mangga. Ngunit siyam lamang ang kanilang nakikitang nandoon. Wika ni Nanay Kalida kay Lucas at Luis. Nasa paligid lamang ang labing isa ng mga ito. Mag-iingat kayo. Nagtatago lamang ang mga ito at handang umaatake sa atin. Habang ang mga saltik na nagtiling nakatayo ang mga ito sa ilalim ng mga puno ng mangga at nakatitig na din sa kanila, may dalang mga balaraw ang mga ito. Dala naman ni Lucas ang kanyang pamalo na kahoy at ang palakol naman na gawa sa mga buto ng hayop ang dala pa rin nitong si Luis. Ngunit itong si Nanay Kalida, pangalawang bisis ngayon na ginamit nito ang isang armas na matagal na niyang itinatago. Ilang taon na niya itong itinatago at hindi na ginagamit. Huling nilalang na napatay ni Nanay Kalida na gamit ang armas na ito ay ang supremo ng mga gabunan na nakaharap niya noon sa bayan ng Tipulo. Nang minsan na mabarang niya ang isa sa mga kamag-anak nito. Isang itak na mapurol ang dala nitong si Nanay Kalida. Ngunit mas malapad ito ikumpara sa karamihan ng mga itak. Ngunit kahit na mapurol at may biyak-biyak pa nga ang harapang bahagi ng armas na ito, napakatalas naman ito kung ang tatamaan ay ang mga kampo ng kadiliman. Kayang hiwain ito ang katawan ng sinuman sa isang paghataw lamang. Itinatago na ito ni Nanay Kalida dahil nga sa sumpa sa armas na ito. Sa tuwing gagamitin niya ito, mababawasan ang taon ng kanyang buhay at magkakasakit pa ng malubha itong si Nanay Kalida na maaaring ikamatay pa niya. Ngunit sa isip ng matanda, wala na siyang tanging naiisip na paraan para maipangtapat niya sa mga ito. Kaya niyang gumamit ng mga orasyon
na malalakas. Ngunit maari naman niyang ikabulag sa isa pang mata at magkakasakit ang mga taong malalapit sa kanya. Kaya mas pinili niyang siya ang magdusa kaysa ang mga taong nakapalibot sa kanya. Nang makalapit na sina Nanay Kalida doon sa mga saltik, agad na wika ng matanda. "Ano ang kailangan ninyo sa akin at ako'y hinahanap ninyo? Bakit kayo na parito nakasama halos ang inyong buong pwersa? Ganun ba ako kalakas para paghandaan ninyo ng ganito?" Ang pagkumpronta ni Nanay Kalida sa mga aswang. Agad na umaangil ang mga ito at ang isang matandang may dalang balaraw agad na humakbang ito ng dalawang bisis at wika nito kay Nanay Kalida. "Maaaring hindi mo kilala ang aming angkan, Nanay Kalida, at palaisipan siya inyo kung bakit kami narito. Kung naalala nyo pa ang ginawa mo doon sa angkan ng mga katulad namin sa bukirin ng Kantumpas, pinahiya mo ang supremo ng mga ito na siyang aming pinsan. Walang maaring magpapahiya sa aming angkan at mga kadugo dahil kamatayan ang maghihintay na parusa sa sinumang mga tampalasan na gagawa noon." Sagot naman itong si Nanay Kalida, "Naalala ko na ang mga iyon. Kamag-anak nyo pala ang pinuno ng mga busaw. Kaya nga pala, hindi magkakalayo ang mga estilo ng inyong pag-iingay. Kung ang ipinunta ninyo sa aking lugar ay kunin ang aking buhay, wala na din akong magagawa ngayon, kundi protektahan ang aking sarili at ang aking mga kasamahan. Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong kapangasan. Alam kong may mga kasamahan pa kayo na nasa paligid dahil 20 lahat ang bilang ninyo. Huwag na kayong magtatago dahil alam ko na ang kinaruunan ninyo." Napaangil ang mga saltik. Hindi inaasahan ng mga ito na alam na pala ng matanda na kanina pa sila narito at ang buong bilang nila. Mabilis na kumilos ang mga aswang sa isang iglap, agad na napapalibutan sina Nanay Kalida ng mga ito. Nagtataluna na din ang iba pang mga nagtatagong saltik doon sa mga damuhan at sa itaas ng mga puno ng kahoy. Wikang muli ng matandang aswang, "Batid namin na may kakaiba kang lakas na taglay. Ngunit makailang bisis na kaming nakakaharap ng mga katulad mo at ang mga ito ay nagiging biktima lamang namin. Ngayon, ikaw na ang isusunod." Ngunit sa isang iglap, biglang nawala itong si Nanay Kalida sa harapan ng mga ito dahil sa sobrang bilis. Kamuntikan pang matamaan ni Nanay Kalida ang matandang nagsasalita. Kung hindi nga lamang malakas din ang tanga nito at mabilis din kung kumilos, patay na sana agad ito. Napatalon ito patras at kalahating pulgada na lamang ang pagitan ng armas ni Nanay Kalida at sa aswang na iyon. Ngunit kasunod naman doon, biglang bumagsak ang isa pang saltik nang muling umatake itong si Nanay Kalida. Nagawa man nung isang matandang saltik na makatakas at makaiwas, ngunit ang isa nitong kasamang aswang ay hindi na. Tinamaan ito sa ulo at agad na nabiyak ito. Pagkatapos humiwalay sa magkabilang parte, bumagsak ito sa lupa at agara na namatay. Maagap naman ang naging kilos ng iba pang mga aswang. Agad na kumilos ang mga ito para atakihin si Nanay Kalida. May mga gumagawa ng orasyon sa mga saltik para sana pahinain ang galaw ng matanda.
Ngunit malakas ang taglay na pangbakod na usal ni Nanay Candida. Kaya walang bisa ang mga ito, maliban lamang sa tatlong matatandang aswang na may mga tangan na mga agimat at malakas na mga kaalaman sa orasyon. Nasasabayan nito ang bilis ng matanda at agad na nakakalapit ang mga ito kay Nanay Candida. Napapalibutan na si Nanay Candida ng tatlong matatandang aswang. Hindi din magawang matulungan nila ni Lucas at Luis ang matanda dahil inaatake na din ang dalawa ng iba pang mga saltik. Alanganin ngayon ang sitwasyon ni Nanay Candida. Kaya ang ginawa niya, mabilis na itinarak niya sa lupa ang dalang itak sabay ng pagsigaw ng tatlong banyagang salita. Ngunit sabay naman na sumigaw ang tatlong matatandang mga saltik na nagbanggit din ng mga banyagang mga salita. Kaya hindi ganun katindi ang dulot ng ginawang ritual ni Nanay Candida sa mga aswang. Kaya nagawa siyang matamaan ng tagpas ng isang saltik gamit ang balaraw sa kanyang likuran. Kasabay naman sa tamang iyon, napaikot itong si Nanay Candida at kasabay din ang kanyang ginawang pagtagpas sa saltik. Tinamaan niya ito sa dibdib na agaran itong ikinasigaw. Hindi obra ang mga kakayahan ni Nanay Candida sa mga paninlang doon sa mga nilalang na ito dahil matalas at malakas ang mga pang-amoy ng mga aswang na saltik na agad na makikita at maramdaman ang tunay sa hindi. Kaya kailangan niyang labanan ang mga ito sa mga pamamaraan na nababagay sa lakas ng mga saltik. Nang mapatras ang tinamaan ni Nanay Candida, mabilis na sinundan ito ng matanda at pinagtataga ang buong katawan. Dahil nga sa may sugat pa ito at hindi pa nakabawi ng balanse, sunod-sunod na tinamaan ito ni Nanay Candida at agaran itong ikinamatay. Habang sina Lucas naman at Luis, ramdam ng dalawa ang lakas ng mga kalaban. Hindi katulad ang mga ito sa mga tipikal na mga aswang na nakakalaban na nila noong unang mga panahon. Mayroong dalawang saltik silang nasusugatan at nasaktan. Ngunit hanggang doon lamang, may sugat din itong si Lucas sa kanyang braso. Wikan itong si Luis. Lucas, mag-iingat ka. Hindi umubra sa kanila ang aking mga ginagawang orasyon. Maaring may kasama ang mga ito na may tangan ng malakas na mga aral sa mga pangharang. Tama ka, Luis. Kahit na si Nanay Candida, nahihirapan pa rin sa mga ito. Nagpasya ang dalawa na hindi na maghiwalay sa pakikipaglaban para agad na matutulungan nila ang isa't isa kung kinakailangan. Habang itong si Nanay Candida, patuloy pa rin na bumuka-buka ang bibig ng matanda. Ang buong akala ng mga aswang na saltik na gumawa ng mga orasyon itong si Nanay Candida para pahinain ang kanilang pwersa o di kaya gumagawa ito ng mga orasyon na paninlang. Ngunit ang ginawa nitong si Nanay Candida, susubukan niyang ipasok ang kanyang kapangyarihan sa mga baging at magagamit niya naman sa kanyang hawak na armas. Alam niyang mahihirapan siyang mapalabas ang mga baging sa buong paligid dahil pulido din ang ginawang mga orasyon ng mga saltik. Matyaga na ginawa ni Nanay Candida ang mga orasyon na iyon. Habang nagpapatuloy naman ang bakbakan, nagawa nitong si Lucas na mahuli ang isang saltik. Kahit na nasugatan pa siya nito, hindi na niya ito binitiwan pa at pinagtutulungan na nila ito ni Luis hanggang sa mapatay. Habang itong si Nanay Candida, may isa itong naabot at napugutan niya ito ng liig. Lima na ang patay sa hanay ng mga saltik. 15 na lamang ang mga natitira sa mga ito. Ngunit buhay pa
ang dalawang matanda na sa tingin ni Nanay Kalida may tangan na mga malalakas na taglay at agimat. Sigaw ni Nanay Kalida sa dalawang kasama, "Lucas! Luis! Lumapit kayo sa akin! Bilisan ninyo!" Nang marinig ito nila ni Lucas at Luis, mabilis naman na gumulong ang dalawa para agad na makakalapit sa matanda. Nang makalapit na ang dalawa, muling napapaligiran sila ng mga saltik. May tama na ang tatlo. Si Lucas may tama sa kanyang balikat. Sa paa naman itong si Luis at sa likod si Nanay Kanida. 15 pa ang kanilang kalaban. Nasusugatan nga sila sa 5 napatay. Paano pa kaya ang 15 na mga kalaban? Uwi ka ni Nanay Kanida. "Sa ngayon, Lucas, Luis, ang gagawin lamang ninyo, protektahan ang ating kinatatayuan. Huwag ninyong hayaan na may makakalapit at mapigilan ang aking gagawin na pag-atake sa mga ito. Ito na lamang ang ating nalalabing paraan para matalo ang mga saltik na ito." Napatitig ang dalawa kay Nanay Kanida. Uwi ka nitong si Lucas. "Nanay Kanida, ano ang ibig mong sabihin?" "Malalaman mo rin ang mga ito, Lucas. Basta kahit na anuman ang mangyayari, kahit na buhay pa ninyo ang nakataya, huwag na huwag kayong aalis sa ating kinatatayuan." Natahimik na lamang sina Lucas at Luis habang ang isang matandang aswang muling wika nito kay Nanay Kanida. "Hindi ko inaasahan na ganun kakalakas, Nanay Kanida. Sa kabila ng iyong katandaan, mas mabilis ka pa rin na kumilos kaysa amin. Maaring dahil ito sa iyong gabay. Ngunit papano na ilan? Hanggang kailan kaya ang itatagal ninyo? May mga sugat na kayong tatlo." Sagot naman ni Nanay Kanida, "Hindi ko maitanggi na sa lahat ng mga nakakalaban ko, maaring kayo nga ang pinakamalakas. Dahil napipigilan ninyo lahat ng aking mga malalakas na mga orasyon. Huwag kang mag-alala dahil tatapusin ko na ngayon ang laban na ito." Ngumingiti lamang ang mga saltik sa tingin ng mga ito na nagpalakas loob lamang itong si Nanay Kanida sa kabila na wala na itong magagawa pa. Nakita ng mga aswang na itinaas na ni Nanay Kanida ang kanyang hawak na mapurol na itak habang nag-uusal ito ng mga banyagang salita. Matapos na gawin iyon ni Nanay Kanida, mabilis naman na itinarak niya sa lupa ang hawak na itak sa nakita ng mga saltik. Ang buong akala ng mga ito na gumawa na naman ito ng malakas na mga orasyon para palawakin ang kapangyarihan nito at mawasak ang kanilang mga harang. Kaya mabilis din na nag-usal ang dalawang matanda ng mga orasyon. Habang nakahawak naman sa puluhan ng itak itong si Nanay Kanida, patuloy lamang ito sa pagbigkas ng mga dasal. Habang sina Lucas at Luis, nakikiramdam lamang ang dalawa at nakahanda na din sa mga mangyayari. Sa isang iglap, biglang hinugot ni Nanay Kanida ang dalang mapurol na itak. Ngunit sa puluhan ito, may mga nakakabit na mga baging. Ang ginawa ni Nanay Kanida, dahil nga mahirapan siyang mapalabas ang mga baging sa buong paligid dahil nga sa mga pulido ang mga harang ng mga saltik, ginawa niya ito sa pamamagitan ng maliit na butas sa itinarak niyang itak at ikinabit niya ito sa kanyang hawak na armas para mas mapakinabangan. Mabilis na itinapon ni Nanay Kanida ang hawak na itak na may mga nakakabit na mga baging. Itinapon niya ito papunta doon sa mga aswang na saltik.
wika ni Nanay Kanida sa dalawa. Ang misyon ninyo, Lucas Luis, bantayan ang butas na kinalalabasan ng mga baging. Huwag niyong hayaan na mawasak ito ng mga saltik. Tatapusin ko na ang mga demonyong ito. Namanghaman sina Lucas at Luis sa kakayahan na iyon ni Nanay Kanida na sa unang pagkakataon, ngayon pa nila nakita, agad silang pumuwisto para agad na maharangan ang sinuman na makakalapit sa butas doon sa lupa. Habang ang itinapon na itak ni Nanay Kanida, sobrang bilis nito at halos hindi na makikita pa ng mga aswang. Agad na tumarap ito doon sa isang aswang na sa gilid ng punong mangga. Pagkatapos, muling hinugot nito ang pagkakatarak. At parang mayroong sariling buhay na umaatake sa mga aswang na saltik. Dahil iyon sa mga kakayahan ni Nanay Kanida sa mga bagay. Muling umatake na naman ito sa iba pang mga saltik. Tinamaan na naman ang isa sa likod ng itak. Kaya agad itong napaangil at natumba sa lupa. Agad itong nangingisay at namatay. Gulat na gulat ang dalawang matandang mga aswang. Agad na kumilos ang dalawa at papunta doon sa mga baging ang isa na nakakabit sa itak para maputol ito ng tuluyan, habang ang isa pang matandang aswang papunta naman doon sa kinaroroonan nila ni Lucas at Luis para wasakin ang ginawa ni Nanay Kanida. Mas lalong namamangha ngayon ang mga aswang na saltik sa kakaibang galing at pamaraan ng matanda sa pakikipaglaban. Ang nasa isip ngayon ng dalawang matandang aswang, kaya pala kinatatakutan itong si Nanay Kanida ng mga kauri nila dahil sa lakas, galing at talino nito sa pakikipaglaban. Shout out sa lahat ng mga taga Kang Monkey at Lower Libo, sa lahat ng mga taga Sikihor, maraming salamat sa inyo mga idol. Sa kwento natin ito mga idol, bigyan muna natin ng pansin ang isang sulit natin na listener from Sikihor. Medyo ilang linggo na din itong kanyang story na ipinadala through email. Hindi ko kasi maisingit gawa ng sa dami kong ginagawa sa tatlong mga channel. Simulan na po natin ang kwento nitong si Idol Upong. Binata pa itong si Upong. Lagi na itong sumasama sa kanyang tiyuhin sa pangunguha ng mga bagong agimat at sa pag-aaral ng mga orasyon. Isang albularyo kasi ang tiyuhin nito na si Bulanday. Natuturuan din siya nito sa tamang paggamit ng mga buhay na salita, dasal at mga orasyon, pati na sa tamang pagpapakain ng dasal sa mga bagong agimat. Ngunit nang makapag-asawa na itong si Upong, dahil ang lugar ng kanyang napapangasawa galing sa Bukirin ng Awang, kaya lumipat na ang mga ito at doon na tumira sa Bukirin. May isang bahay ang katabi sa bahay ng mga magulang nitong si Hilin. Doon pansamantalang nakitira muna ang mag-asawang Upong at Hilin, habang nagpaplano pa ang mga ito na magpapatayo ng bagong bahay. Kasama nila sa bahay na iyon ang kanyang kapatid na si Clarita at ang asawa nito na si Fillmore. Doon naman sa bahay ng mga magulang nitong si Helen, kasama din ito ang nakakabatang kapatid, at dahil Bukirin, tipikal na sa mga taong nakatira ang pamumuhay sa pagtatanim ng mga palay, mais at iba't ibang klase ng mga gulay. Tanging ang pamilya nila ang nakatira sa gilid ng palayan na iyon. Ang ibang mga kabayan kasi nasa lupa ito, medyo mababa ng kaunti sa kanilang kinaroroonan. Kararating pa lamang itong si Upong sa lugar na iyon, binalaan na ito ni Manong Alfonso ang ama ni Helen. Sa unahan kasi ng kanilang bahay, may isang bahay pa ang nakatayo doon. Kulang-kulang 300 metro din ang layo nito galing sa bahay nila.
kaibigan ito ni Manong Alfonso. Ngunit nag-iingat sila sa pamilyang ito. Maayos ang kanilang pakikitungo dahil may mga balita na lahi ang mga ito ng mga aswang. Ngunit ni minsan, wala pa namang naiulat na may inaatake ng aswang. Doon sa kanilang lugar, may mga kakaibang napapansin naman itong si Manong Alfonso sa pamilyang ito. Tulad ng minsan, nakikita niya ang mag-asawa na naglalakad doon sa gilid ng palayan sa madaling araw. Hindi lamang isang beses na nakita ni Manong Alfonso ang mga iyon, makailang beses na din. At ang isa pa, may mga naririnig na din silang mga kakaibang boses ng mga ibon tuwing hating gabi. Ngunit pinabayaan na lamang nila ang mga iyon dahil nga hindi naman nakapirwisyo ang mga ito sa kanila at mabait din ang pakikitungo nito sa kanila at sa iba pang mga naninirahan doon sa lugar. Ngunit may ilan sa mga nakatira doon sa lupa na nagsasabi na nakita nila ang lalaki sa pamilyang ito na si Manong Udo na napakabilis na tumakbo doon sa gilid ng sapa isang gabi. Nakakapanindig balahibo din ang hitsura nito at sa sobrang bilis agad itong naglaho doon sa mga kakahuyan. Hindi din sila pwedeng magkamali. Si Manong Udo talaga ang isang iyon. Kinabukasan, isa sa mga nakatira doon ang namatayan ng dalawang kambing. Kaya dito na kumalat ang balita na mga aswang nga ang mga ito. Habang papunta ng ilog itong si Upong para mag-igib ng tubig, nakakasalubong niya itong si Manong Udo at ang anak nitong lalaki. Pagkakita pa lamang ng mga ito sa kanya, agad na napatigil ang mga ito sa paglalakad at titig ng titig ang mga ito kay Upong. Binati ito ni Upong. "Magandang hapon po sa inyo, Manong." Sagot naman ng matanda. "Magandang hapon din sa iyo." At habang patuloy na naglalakad itong si Upong, nakatitig pa rin ang mga ito sa kanya. Ang dahilan, naramdaman ng dalawa ang karga nitong si Upong. Mula noon, mailap na ang mga ito kay Upong. Sa tuwing makakasalubong niya ang mga ito, agad na mag-iiba ang mga ito ng daan. Lumipas ang mga linggo. 4 na buwan na ang ipinagbubuntis nitong si Helen. Mas nagiging alerto na palagi itong si Upong. Alam niya kasing kapitbahay nila ang mga aswang. At alam ni Upong na masarap sa mga aswang na pagkain ang mga sanggol sa sinapupunan. At napakabango ito para sa kanila. Ilang gabi na kasing may mga naririnig itong si Upong na mga huni ng kakaibang mga ibon. Sinabi na niya ito kay Manong Alfonso. Kaya kinausap ni Manong Alfonso ang kaibigan ni si Manong Udo. "Udo, magkakapitbahay tayo, hindi ba? Siguro naman, walang traitoran." Tumitig itong si Manong Udo sa mga mata nitong si Manong Alfonso. At ang sagot naman ito, "Pinagdududahan mo ba ako, Alfonso? Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng nasa isip mo." Simula noon, parang nagkaroon na ng pagitan ang pagkakaibigan ng mga ito. Hindi na din masyadong nakipag-usap itong si Manong Alfonso kay Manong Udo. Isang gabi, pagod na pagod itong si Upong sa maghapong trabaho sa kanilang bukirin. Agad itong nakatulog. Ganon din ang asawa ng kapatid ni Helen. Maagang nakatulog ang mga ito. Habang papahiga na sana itong si Helen, may narinig itong parang mga palahaw sa dingding ng kanilang bahay. Napatigil itong si Helen at pinakinggan niyang mabuti ang kanyang narinig. Naririnig na niya nang mabuti at parang tinatawag ang kanyang pangalan. Kaya mas lumapit pa itong si Helen doon sa kanilang dingding. At dito na nga niya rinig na rinig
ang pagtawag ng nilalang na nasa labas. Helen! 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 Tatlong beses na binigkas iyon ng nilalang. Sa takot, mabilis nang napatakbo itong si Helen at ginising agad ang kanyang asawang si Upong. Napaiyak pa nga itong si Helen sa takot. Nang magising itong si Upong, agad na sinabi na nito sa kanyang asawa ang kanyang mga narinig sa labas. Napabalikwas ng bangon itong si Upong. Matagal na siyang mahinala tungkol sa pamilya ni Manong Udo na siyang laging umaaligid sa kanilang bahay tuwing gabi. Wika agad nito na nangangalit na ang mga bagang dahil sa galit. Dito ka lamang, Helen. Sinagad na ng mga ito ang aking pasinsya. Kinuha nitong si Upong ang kanyang punyal at pagkatapos lumabas ito doon sa pintuan sa may kusina. Pagkalabas nitong si Upong, sabay naman na may mga nagtatakbuhan na mga nilalang palayo. Rinig niya ang mga yapak ng mga ito. Kaya umarangkada na din ng takbo itong si Upong at nag-uusal na ng mga orasyon. Ilang sandali pa ang nakalipas, napatigil itong si Upong nang makakita ng isang tao na napasandal doon sa puno ng kanilang langka. Nang makalapit na itong si Upong, wika nito agad nang makikilala ang nilalang na iyon. Manong Udo, talaga bang wala ng respetuhan? Tigilan na ninyo ang aking asawa. Dahil sa susunod, papatayin ko na kayong lahat. Habang ipinakita ni Upong ang kanyang hawak na punyal, naghabol ng hininga itong si Manong Udo. Siya kasi ang tinamaan ng ginawang tikalbo nitong si Upong. Mas malapit kasi siya kanina kay Upong. Ilang gabi na din na nagmanman ang matanda sa paligid, lalo na sa paligid ng bahay nila ni Upong. Ilang linggo na din kasi na may naramdaman siyang kakaibang mga presensya. Ang hinala ng matanda, may mga tiktik ang umaaligid sa bahay nila ni Upong. Gusto niyang maibalik ang tiwala ng mga ito sa kanya. Kaya kahit na kapwa mga aswang, kakalabanin nila ito. Ngunit nagkataon na siya pa ang nahuli nitong si Upong. Gusto sanang magpapaliwanag nitong si Manong Udo. Ngunit naglalakad na itong si Upong pabalik doon sa kanilang bahay. Galit na galit ito at piniling iniwan na kagad si Manong Udo. Baka pa kasi mapatay niya ito. Simula noon, ilang gabi na din na natahimik ang gabi nila ni Upong. Wala na siyang naramdaman na anumang kakaibang mga presensya. Ngunit nang kabuwanan na nitong si Helen, araw ng Sabado, alas 9 pa lamang ng gabi, may mga nagpaparamdam na sa kanila. Kaya itong si Upong, mabilis na itong kumilos. May mga sinunog itong mga pangontra at ibinudbud sa buong paligid. May kinuha din itong 3 piraso ng bunga at ibinaon niya ito sa gitna ng kanilang bahay. Pagkatapos, wika nito sa kanyang hipag. Brad Fillmore, may mga kakaibang nilalang ang nasa paligid. Kailangan kong mapatay na ang mga ito para hindi na muling manggagambala pa kay Helen. Pakibantayan mo si Helen doon na kayo sa loob ng kwarto. Napatitig itong si Fillmore sa kanya dahil alam na din ito na si Manong Udo ang mga aswang na umaaligid sa kanila. Hindi ito makapaniwala na patayin na ang mga ito ni Upong. Sagot naman ito. Upong, papatayin mo ang pamilya ni Manong Udo. Wala na akong magagawa pa, Fillmore. Kung hindi ko ito gagawin, maaaring mamamatay din ang aking mag-ina. Pumasok na lamang itong si Fillmore sa loob. Sa tingin niya kasi, desidido na itong si Upong sa kanyang desisyon. Ilang sandali pa ang nakalipas, may narinig ng mga huni ng ibon itong si Upong doon sa mga kakahuyan na nasa likod ng kanilang bahay. Wika nitong si Upong. Mga demonyo kayo. Binalaan ko na kayo. Walang sisihan. Pagkatapos,
mabilis nang tumakbo itong si Upong. Hawak ang isang punyal at nag-usal na ito ng mga orasyon. Pagdating doon sa mga kakahuyan, agad na nagbitiw ito ng malakas na orasyon. Lahat ng mga aswang na nag-anyong ibon, nahulog ang mga ito sa lupa. Namimilipit agad ang mga ito sa sakit at nagbalik na sa anyong aswang. Lima ang nakikita ni Upong. Umaangil ang mga ito at pilit na tumatayo. Ngunit wala sa mga ito si Manong Udo. Naguguluhan itong si Upong. Hindi na niya iniisip pa ang mga bagay na iyon. Ang importante ngayon, mapatay na niya ang mga ito. Mabilis nang tumakmong muli itong si Upong. Wika niya sa mga aswang. Ang akala ba ninyo na magtatagumpay kayo sa inyong mga binabalak? Agad niyang inaatake ang isa. Nang tamaan ito ni Upong, agad itong umaangil ng napakalakas na parang angil ng baboy na kinatay. Umuusok ang katawan nito at bumulagta. Binawian na agad ito ng buhay. Nagpulasan din agad ang iba pang mga aswang. Dalawa sa mga ito ang nag-usal ng mga orasyon at may isa pa ang mabilis na kumilos at kinalmot itong si Upong. Ngunit kahit na makailang beses niyang tinamaan itong si Upong, kahit galos ay wala. Pati mga orasyon ng mga ito ay bumabalik lamang sa kanila ang epekto ng kanilang mga ginagawa. Muling wika nitong si Upong, "Hindi ninyo ako kilala. Hindi niyo ako kaya." Patay na naman ang isang aswang nang matamaan ito ni Upong. Sumunod pa ang isa. Ngunit medyo nakakalayo na ang dalawa sa mga ito. Akmang sundan na sana ito ni Upong. Ngunit mayroong apat pang mga nilalang ang umigpaw galing doon sa mga damuhan at inatake ang dalawang mga papalayong mga aswang. Limang minuto lamang ang lumipas na patay na ng apat na mga nilalang ang dalawang mga aswang. Sobrang nagtataka itong si Upong. Katanungan ngayon sa kanyang isip kung sino ang isa pang grupo ng mga aswang na tumulong sa kanya. Nang makita niyang papunta na sa kanya ang apat na mga aswang, agad na humanda itong si Upong. Nang makalapit na ang mga ito, nakikilala na niya kung sino ang mga ito. Sina Manong Udo, kasama ang kanyang asawa at dalawang mga anak. Wika agad ng matanda sa kanya, "Upong, hindi ako kalaban ng tulad ng nasa isip mo. Hindi lahat ng mga demonyo ay kasamaan na ang pinaggagawa. Matagal ko na din na minanmanan ang mga ito. Mga tiktik na galing sa kabilang mga lugar. Gusto ko lamang na makatulong. Hindi ako traitor at malaki ang respeto ko sa inyo." Napatulala itong si Upong sa kanyang narinig, sa kanyang isip. Kung ganoon, nung nahuli niya si Manong Udo isang gabi, maaring nagmanman ito sa mga tiktik. Bago pa makapagsalita itong si Upong at makapagpasalamat at makahingi na rin ng tawad, naglalakad na sina Manong Udo pabalik doon sa kanilang bahay. Hindi na dinetalye pa ni Upong ang mga sumunod na mga pangyayari, mga idol. Basta ang sabi nito dito, simula noon, maayos nang muli ang kanilang samahan kay Manong Udo. Pati nga sina Manong Alfonso, nagkabati na din ang dalawa at nagiging matalik ng magkaibigan muli. Hanggang dito na lamang, mga idol. Maraming salamat sa pakikinig. At hanggang ngayon, buhay pa itong si Upong, mga idol, dahil nangyayari ang mga senaryong ito, 5 taon pa lamang ang nakalipas. Hanggang sa muli, mga idol, at maraming salamat sa inyo. Karanasan ko ito mismo, mga idol, sa isa kong tiyahin na si Auntie Cory. Noong nag-edad pa ako ng 15, sa lugar namin sa Sikihor, talagang nababalot talaga ito ng hiwaga at mga pangyayaring hindi mo maipaliwanag.
Napakaganda po ng sikihor. Sa katunayan, dinadayo na nga ito ngayon ng maraming mga dayuhan. Ngunit hindi din maikaila na maraming mga urban legend din ang nakikilala sa islang ito. Ang kwento ng aking tiyahin nang minsan na barangin ito ng isa sa pinakamabagsik na barangan noong mga panahon na iyon sa aming lugar. Simpleng alitan lamang ang pinagmulan at isa pa, malayong kamag-anak din namin ang barangan na ito. Hindi din ganon kalayo ang tinitirahan nito sa amin. Balibalita na na napamanahan lamang daw ito sa isang kamag-anak na kilalang barangan din doon sa lugar ng Mindanao nang mamatay ito. Marami ng mga kumakalat na mga balita na maraming kinulam na ang babaeng ito, hindi lamang sa aming lugar, pati na rin sa mga karatig na barangay. Magkakasakit ka na lamang na hindi mo alam ang nagiging dahilan at maalala mo na nagkagalit pala kayo nitong si Manang Maning. Inabuso din ito ang mga taglay na kaalaman. Lagi itong naghihingi ng mga gulay sa mga kakilala at dahil nga nasa dalampasigan na katayo ang maraming mga kabayan, kadalasan nag-aabang ang matandang ito sa mga kakilalang mangingisda na galing sa laot para makahingi. Huwag mong subukan na huwag ito pagbigyan dahil siguradong kinabukasan magkakasakit ka na lamang. Minsan kasi nakasagutan ito ng Tia Kuri ko. Naalala ko pa na wika ng asawa ni Tia Kuri na si Manong Pab na nagkasagutan lamang ang mga ito tungkol sa inutang na pira ni Manang Maning na umabot na ng ilang buwan at hindi pa nabayaran. Simula noon, tuwing alas 6 ng gabi, may mga narinig si Tia Kuri na mga kakaibang busis sa labas ng kanilang bahay. Minsan, may makikita itong paniki ang dumapo sa may pantawan at minsan din may isang napakalaking paru-paro na kulay itim ang biglang papasok na lamang sa loob ng bahay nila. Saksi din ako sa mga pangyayaring iyon dahil kadalasan nandoon ako magtatambay sa bahay nila ni Tia Kuri sa kadahilanan na napaka-prisko sa kanila. Nasa tabi lang kasi ito ng dagat. Ngunit hindi din naman kalayuan ito galing sa aming bahay. Kung susumahin, nasa 200 o 300 lamang na metro ang layo nito. Barkada din at matalik ko ng kaibigan ang mga anak nito na pinsan ko rin naman. Kaya madalas ako na nandoon kasama din ang iba pa naming mga pinsan. Ilang gabi na ganon ang mga senaryo sa kanila. Tuwing pagpatak ng alas 6 ng gabi, may makikita silang panike at paro-paro at may mga busis na maririnig ang mga ito galing sa labas. Naghihinala na itong si Tia Kuri at Manong Pab sa mga pangyayaring ito. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo, nadagdagan pa ang mga pagpaparamdam ng mga hindi inaasahan na mga nilalang. Tuwing hating gabi, biglang may mga maliliit na mga batong magsibagsakan doon sa kanilang bubong. Isang linggo din iyon bago magkasakit ang aking Tia Kuri. Nananakit ang kanang tagiliran nito na hindi niya malaman ang kadahilanan. At ang nakapagtataka pa, mas tumindi ang kanyang mararamdamang sakit tuwing pagsapit ng alas 6 ng gabi. Naawa na kami kay Tia Kuri. Maramdaman mo talaga ang kanyang naramdamang sakit base sa kanyang hitsura na patuloy na namimilipit. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, habang patuloy na sumasakit ang kanyang tagiliran, nasusuka na din itong si Tia Kuri. Maraming mga gamot na ang iniinom nito at mga hilbal na dahon ang ipinatatapal. Ngunit palala ng palala ang karamdaman nito. Nakapagpasya si Manong Pab na dalhin na nila ito doon sa doktor. Ngunit kinahapunan din sa araw na iyon, agad itong nakauwi
sa kadahilanan na sa mga ginawang mga pagsusuri ng doktor, walang nakitang anumang sakit ang aking tiyahin. Kaya buo na ang kanilang paniniwala na hindi ordinaryong sakit ang naramdaman nitong si Tia Kore. Hinala nila na kinulam ito at wala ng iba pang pwedeng mapagbintangan. Simula din sa araw na iyon, tuwing gabi, may mga nakikitang mga kakaibang nilalang itong si Tia Kore sa kanyang panaginip, at kahit nagising na ito, bigla itong mapapasigaw dahil doon sa kisame ng kanilang bahay. Doon sa mga kahoy sa kanilang kisame, makikita niya ang pagmumukha ng taong nagbarang sa kanya. Kaya hindi na nakapagpigil itong si Manong Pab. Kinabukasan, dala ang kanyang matalas at mahabang itak. Pinuntahan niya itong si Manang Maning doon sa kanyang mga taniman ng gulay. Araw-araw kasi itong nagpupunta doon, at saktong-sakto napaparating na itong si Manang Maning. Hinarang agad ito ni Manong Pab. Wika nito agad, "Manang Maning, itinuring ka ng aking asawa bilang nakakatandang kapatid. Bakit mo ito nagawa sa kanya?" "Kika muna, iho. Pab, ano ba ang ibig sabihin nito? Bigla-bigla ka na lamang nasusulpot at may dala ka pang itak." Ang sagot naman ng matanda, mas lalong nang gagalaiti na itong si Manong Pab sa galit. At sagot naman ito, "Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Manang Maning. Diretsuhin na kita. Kung hindi mo pa titigilan ang aking asawa, pupugutan na kita ng ulo. Walang ginawang kasalanan ang asawa ko sa iyo. Demonyo ka!" Biglang sumeryoso ang mukha nitong si Manang Maning. "Masama ang magbintang, Pab. Wala akong kaalam-alam sa mga pinagsasabi mo." At dumiritso na ito sa paglalakad papunta doon sa kanyang taniman. Napatitig na lamang itong si Manong Pab at pahabol pa niya sa matanda, "Tandaan mo ang sinasabi ko, Manang Maning. Kung ayaw mong magkamatayan tayo, pagalingin mo ang asawa ko." At umuwi na itong si Manong Pab. Nagpupuyos pa rin ito sa sobrang galit. Mabuti na lamang nakapagpigil pa ito sa kanyang sarili. Kamunti ka na niyang tagain sana ang matandang iyon. Ngunit kahit sa ginawa nitong si Manong Pab, wala pa rin ipinagbago ang kalagayan ni Tia Kore. Mas lalong lumala pa nga ito. Hindi na ito makatulog sa gabi dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Nangangayayat na ito at mas lalong humihina ang katawan. Sa gabing iyon, tamang-tama na doon din ako natutulog dahil nga sinasamahan namin si Tia Kore. Saksi ako sa kanyang dinanas na hirap. Napapaluha na lamang itong si Manong Pab, pati na ang aking mga pinsan na anak nila. Kaya kahit sa aking murang gulang, sobrang naawa ako sa kanila, lalong-lalo na sa aking tiyahin. Kinabukasan, maagang umalis si Manong Pab kasama ang panganay na anak nito na si Picot. Pinuntahan nila ang isang kamag-anak na nandoon sa kabilang bayan. Kilala kasi ito na magaling at malakas ang mga kaalaman laban sa mga barang at lason. Itong si Yaya Guyang, kinatatakutan din ito ng mga napapabalitang mga aswang sa aming lugar at pati na rin sa mga barangan. Kakaiba kasi itong si Yaya Guyang. Kahit na isa itong babae, kaya nitong gampanan ang mga ginagawa ng mga lalaki. Kilala din ito sa panghuhuli ng mga malalaking ahas at pati na rin sa mga makamandag na mga ahas. Marunong din itong manggamot sa mga kagat galing sa mga makamandag na mga hayop. Kailangan nila ngayon ang tulong nito. Tanghali nang makabalik na itong si Manong Pab at kasama na nga itong si Yaya Guyang.
Maramdaman mo talaga agad ang presensya nito pagkapasok pa lamang nito sa loob ng bahay nila ni Tia Kuri. Amoy mo agad ang kakaibang bango na parang bango galing sa insinso. Nagagalit pa nga ito sa kanila ni Manong Pab dahil pinatagal pa nila ang mga sitwasyon na iyon bago sila humingi ng tulong sa kanya. Wika nito agad, kung nilapitan lamang siya agad, maaring hindi na humantong sa ganito kalala ang karamdaman ni Tia Kuri. Inutusan agad nito si Manong Pab na magpausok sa loob at labas ng bahay gamit ang insinso. Tumulong na nga din ako sa mga ginagawang pagpapausok. Pagkatapos, wika din ito na kailangan na ilipat ng bahay itong si Tia Kuri dahil ang bahay nila na puno na ito at nababalutan ng mga masasamang orasyon ng taong nagbarang sa kanya. Ang mga pag-aligid ng mga paniki at paro-paro noong unang mga araw, nagtanim na pala ang mga ito ng mga barang at mga orasyon galing sa kaliwa sa bahay na iyon. Wika ni Yayaguyang, hindi niya agad mawawasak at maalis ang mga barang na iyon. Kinakailangan itong gawin sa loob ng ilang araw. At para agad na magamot niya si Tia Kuri, kailangan nilang lumipat muna ng bahay. Nag-alok naman ang isa pa naming tiyahin na si Tia Bibang na pwedeng doon na muna ito sa kanila. Ang bahay nila ni Tia Bibang ay tatlo o apat na hakbang lamang galing din sa aming bahay. Kaya saksing-saksi ako, pati na rin ang aking mga magulang sa nangyayaring bakbakan ng barangan at itong si Yayaguyang. Sa gabing iyon, doon kami natutulog sa teres ng aming bahay kasama ang tatlo ko pang pinsan. Dalawang palapag ang bahay namin, kaya galing sa aming teres, kitang-kita namin ang mga nangyayari sa baba. Ang kasama ni Tia Kuri sa bahay nila ni Tia Bibang ay sina Manong Pab, ang kanyang anak na lalaki, itong si Pikot, at ang asawa ni Tia Bibang kasama naman ang kanilang anak na lalaki. Utos ni Yayaguyang na doon na sa may sala ilagay ang kama nitong si Tia Kuri. Pinaghandaan na din ni Yayaguyang ang maaring pag-aligid ng mga kampon ng demonyo. May mga ginagawa na itong mga orasyon na mga pambakod at panggapos. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog, nagising akong bigla at ang isa ko pang pinsan nang makarinig kami ng dalawang matitinis na mga boses. Mga sigbin ang mga iyon at umaaligid sa bahay nila ni Tia Bibang. Nagkatinginan agad kami ni Popoy hanggang sa magising na din ang dalawa pa naming pinsan. Sa takot namin sa gabing iyon, agad na pumasok kami doon sa loob ng kwarto na nasa tapat lamang sa bahay nila ni Tia Bibang. Doon sa loob ng bahay, naramdaman na din pala ni Yayaguyang ang mga nilalang na nasa labas. Nag-usal na ito ng mga orasyon habang itong si Pikot at Manong Pab bitbit na ng dalawa ang kanilang mga matatalas na mga itak. Matapos ang ginawang orasyon nitong si Yayaguyang, binuksan agad nito ang bintana na nasa harapan din ng aming bahay at rinig na rinig namin ang pagsasalita nito ng mga lingwaheng hindi namin maintindihan. Mabilis na tumayo kami at sumilip doon sa may bintana. Nagsiksikan kaming apat doon at nanginginig ang aming mga katawan dahil sa takot. Dahil alam namin na mayroong mga magaganap na hindi kaya-aya at pangkaraniwan. Makalipas ang ilang sandali, habang doon naman lumalagabog sa harap ng bintana kung saan nila nandoon nakadungaw, dalawang magkakasunod na lumabsak din ang isang sigbin habang pumain lang ang matinis nitong busis. Ang dalawang nilalang naman na bumagsak doon sa bubong, gumulong ang mga ito
at tuluyan na nahulog sa lupa. Kamuntikan na akong mapasigaw dahil sa gulat at takot sa mga pagkakataon na iyon. Pati pa nga ang aking mga pinsan, sobrang natatakot na din ang mga ito dahil maliwanag ang sinag ng buwan. Kitang-kita namin sa malapitan ang hitsura ng mga sigbin at ang isang nilalang na napakapangit ang hitsura. Mahaba ang buhok nito, maitim ang kulay ng balat at may mga matatalas na mga kuko. Pakiwari namin, parang nanghihina ang mga ito at hirap nang makagalaw. Tinatamaan na pala ang mga ito sa ginawang tigkalbo ni Yaya Guyang. Rinig namin na wika ni Yaya Guyang, "Mga demonyo kayo. Ngayon, makikilala ka na rin namin." Matapos na masabi iyon ni Yaya Guyang, may kinuha itong isang supot at dinasalan ito ng ilang segundo. Pagkatapos, isinaboy ito ng matanda doon sa labas ng bahay. Agad na kumalat ito doon sa paligid. Hindi namin maaninag kung anong klaseng bagay ang itinapo na iyon ni Yaya Guyang dahil napakadilim ang buong paligid. Nakita na lamang namin na muling namimilipit ang tatlo doon sa lupa. Wikang muli nitong si Yaya Guyang. Matapos na magsambit ng tatlong banyagang salita, "Wala ka nang magagawa pa. Pupulutin mo ngayon ang mga munggo na iyan, isa't isa, at siguraduhin mong matatapos mo iyan na hindi ka pa sisikatan ng araw. Dahil kung mangyayari iyan, kahit sa kaunting sinag pa lamang ng haring araw, maaari mo nang ikasunog ito ng iyong katawan." Nakita na din namin na lumabas sina Manong Pab at itong si Pikot. Galit na galit itong si Manong Pab at nakahanda na ang dala nitong itak. Inawat na lamang ito ni Yaya Guyang na sa mga pagkakataon na iyon, sumunod na din na lumabas ng bahay. Dito na nakita namin na unti-unting bumalik na sa pagkatao ang napakapangit na nilalang na iyon. Iyon pala ang barangan na may gawa ng pagkasakit ni Tia Kuri. Hanggang sa makikilala na namin ito, hiyang-hiya pa ito at umiiyak habang tinatabunan ng mga kamay ang kanyang mukha. At pagkatapos, lumuhod na ito at nagmamakaawa kay Yaya Guyang. Dahil kung hindi babawiin ni Yaya Guyang ang ginawa nitong ritual, maaring ikamatay na ito ng barangan. Imposibleng mapupulot niya ang lahat ng mga piraso ng munggo na hindi aabutan ng umaga. Wika nitong si Manong Pab, "Demonyo ka talaga, Manang Maning. Kunwari ka pa na walang kasalanan at walang kinalaman. Ano ang nagiging kasalanan ng aking asawa sa iyo?" Bulyaw nitong si Manong Pab na galit na. Rinig na rinig namin ito dahil nakasilip lamang kami doon sa may bintana. Pati nga kami naninigas ang aming mga katawan dahil sa mga kabalaghan na aming nasaksihan. Inawat muli ni Yaya Guyang itong si Manong Pab dahil sa galit kasi nito, akmang tatagain na sana nito ang matandang barangan. Wika ni Yaya Guyang, "Bigyan pa kita ng pagkakataon, Manang Maning. Ngunit kapag hindi mo pa pagalingin at bawiin ang barang kay Pinsan Kuri, tutuluyan na kita. Ngunit ang mga alaga mo na mga sigbin, wala na akong magagawa pa. Mamamatay na ang mga ito." Parang asong nabahag ang buntot ng barangan at nangangako ito sa harapan ni Yaya Guyang. Matapos ang makapanindig na balahibo na pangyayaring iyon, nakapagtataka ang bigla ang paggaling ni Tia Kuri at bigla ang nawala din
ang pamilya nitong si Manang Maning doon sa aming lugar. Ang mga narinig namin na balita, lumayas na ang mga ito at pumunta doon sa lugar ng Mindanao. Grabe din ang bilib namin sa lakas ni Yaya Goyang. Isipin mo na si Manang Maning kilala at kinatatakutan na barangan sa aming lugar. Ngunit walang kahirap-hirap na tinalo ito ni Yaya Goyang. Mga idol, magpasa hanggang ngayon, buhay pa po ang lahat ng mga karakter sa istoryang ito. Nandito ako ngayon sa Sikihor, nagbabakasyon at nakakasalamuha ko pa ang mga taong ito. Maliban kay Yaya Goyang na ang sabi nila nandoon ito sa kabilang isla at itong si Manang Maning na simula sa pangyayaring iyon hindi na muling nagpapakita pa sa aming lugar. Ngunit wika ng mga malalapit na mga kamag-anak nito na buhay pa ang matanda. Ngunit ugod-ugod na ito dahil sa sobrang katandaan. Maraming salamat mga idol sa pakikinig. Aasahan nyo na may mga makukuha pa tayong mga kwento dito sa isla ng Sikihor. Dahil 3 linggo akong magtatagal at susuyurin ko ang lahat ng mga lugar dito sa aming isla. Maraming salamat. Simulan na po natin ang ating kwento. Itong si Mamay Bidang ay kilala bilang mabangis na babaylan. Sa kanyang kabataan, marami na itong pinaslang at kinitilan na mga buhay na mga kampon ng demonyo tulad ng mga aswang at mga barangan. Sa kanyang pagtanda, napagod na ito sa kanyang mga ginagawa. Maraming mga bagong albularyo naman ang nagsusulputan sa kanilang lugar. Kaya ipinaubaya na niya sa mga ito ang pangangalaga sa kanilang lugar at pati na rin sa karatig na mga lugar. Kasama sa mga albularyong ito, ang Bagito, ngunit kinikilala na sa buong lugar itong si Narciso. Nagagamit na nito ang kanyang mga itinuturo. Sa tingin pa nga nitong si Mamay Bidang, ang kanyang apong ito ang papalit sa kanyang pwesto kung wala na siya sa mundo. Kuntintong nabubuhay itong si Mamay Bidang na nag-iisa sa kanyang kubo. Pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga ng mga manok ang kanyang ikinabuhay. Hindi na niya kasama itong si Narciso dahil nga sa pagiging albularyo nito. Abala na ito sa pagpupunta sa mga karatig na lugar para labanan ang mga kampon ng kadiliman. Kasama naman ito ang mga kaibigan din ng mga albularyo. Sa 4 na mga magkakaibigang mga albularyo, pinakabata itong si Narciso na nasa 20 taong gulang pa lamang. Buwan ng Hulyo, doon sa bukirin ng Batong Bakal, nasakop ng bayan ng Ulavi, biglang kumalat ang balita na ilang linggo na daw itong ginawang tirahan ng mga aswang na tinatawag na may dugong bughaw, mga aswang na may halo ang kanilang dugo galing naman sa ibang uri ng mga aswang. Napakalakas ng mga ito kung ikumpara sa mga normal na mga aswang. Dubli ang kalakasan ng mga ito at mas maraming alam ang mga ito sa mga orasyon. Mas malakas din ang tangan ng mga ito na agimat na gamit naman sa kaliwa. Lahat ng mga taong nakatira sa bukirin na ito nagsialisa na at bumaba na ng patag. Ngunit may ilan pa rin na nabiktima ang mga aswang na ito. Nang mabalitaan naman ito ng grupo nila ni Narciso, mabilis na nagpupulong ang mga albularyo doon sa kanilang lugar. Pati na rin ang ilan sa mga antingero, nais ng mga ito na puntahan ang bukirin ng Batong Bakal para tapusin ang mga demonyong mga aswang. 6 na mga albularyo at 3 mga antingero
ang papunta doon sa Bukirin. Nang malaman ito ni Mamay Bidang, agad na nagtatakbo ito papunta ng sentro ng kanilang lugar para maabutan pa niya ang mga albularyo. Maaring hindi pa alam ng mga ito kung gaano kalakas ang grupo ng mga aswang na nanggagambala doon sa Bukirin ng Batong Bakal. Hindi ito mga normal na mga aswang. Sa lahat ng mga albularyo na papunta doon sa Bukirin na iyon, isa lamang ang masasabing may mga malalim na mga kaalaman. Ang lima sa mga ito, kasama na itong si Narciso, ay mga baguhan pa lamang, lalo na ang mga antingero. Mga baguhan pa lamang ang mga ito at sinusubukan pa lamang ang kanilang mga bagong mga tangan. Ngunit huli na itong si Mamay Bidang. Ang kanyang ipinagdarasal na lamang na sana makayanan ng kasama nilang matanda na may mga karanasan na sa mga pakikipagdigma ang lakas ng pwersa ng mga aswang sa gabing iyon hanggang magdamag. Nagdarasal na lamang itong si Mamang Bidang at nag-uusal ng mga palipadhangin. Iyon lamang ang kanyang tanging maitulong sa mga pagkakataon na ito. Kinabukasan, maagang pumunta ng sentro ang matanda para makibalita. Sobrang nag-alala ito sa kanyang apo. Lumipas pa ang mga oras, may mga nakitang grupo ng mga tao itong si Mamang Bidang na papunta doon sa barangay hall. Kita kasi niya sa mga mukha nito ang sobrang pagdadalamhati at kilala niya ang mga ito, mga kamag-anak ng mga albularyo at mga antingero na pumunta doon sa Bukirin ng Batong Bakal. Kaya kinakabahan na itong si Mamay Bidang. Mabilis na sumunod siya sa mga ito at nang makarating ito doon sa barangay hall, dito niya napag-alaman na lahat ng mga albularyo at mga antingero na pumunta sa Bukirin ng Batong Bakal ay nakita na lamang na inaanod ng malakas na agos ng tubig ang mga ito. Iginapos ang mga ito sa tig-iisang medyo kalakihan na puno ng kahoy na kasing taas lamang din ng mga katawan ng mga antingero at mga albularyo. Patay na ang lahat ng mga ito. Maraming mga pasa ang buong katawan at maraming mga kagat. At ang mga albularyo, nakakagulat pa na nawawala ang mga lamang loob ng mga ito. Kaya alam agad nila na pinatay ang mga ito ng mga aswang doon sa lugar. Pinuntahan agad ni Mamay Bidang ang bahay nitong si Usang, ang tumatayong ina nitong si Narciso. Pangalawang asawa ito ng kanyang anak. Pagdating doon ng matanda, may mga taong nandoon na. Inaayos na nila ang katawan ng kanyang apo. Ilang sandali pa, nasilayan na ni Mamay Bidang ang bangkay ni Narciso na nakahimlay doon sa banig, doon sa may sala. Muling tumulo ang mga luha ng matanda at nangangako ito sa kanyang sarili na sa hindi pa mailibing ang kanyang apo, uubusin na niya ang lahat ng mga amamatsyag doon sa Bukirin ng Batong Bakal. Hindi nagtagal ang matanda sa bahay ng kanyang anak. Agad itong pumunta doon sa bahay ng kapitan. Kinausap ito ni Mamay Bidang. Sinabi niya nito na bukas ng umaga, puntahan nila ang Bukirin ng Batong Bakal para linisin ang mga bangkay ng mga aswang. Napatitig ang kapitan kay Mamay Bidang. Alam ng kapitan kung ano ang kayang gawin ng babaylan. Ngunit alam din niyang ilang taon na itong tumigil, kaya nag-alala siya para sa matanda. Baka sa nangyari ng kanyang apo, kaya ito nagpadalos-dalos ng desisyon. Magkakilala na kasi at magkakaibigan ang dalawa. Matagal na ang panahon ng nakalipas. Nahulaan naman agad ni Mamay Bidang ang mga titig na iyon ng kapitan. Wika ni Mamay Bidang,
Kapitan Porfirio, huwag kang mag-alala sa akin. Kahit na matagal na akong hindi inadaanan ang dati kong mga pagtulong sa mga tao, araw-araw ko pa rin na pinapakain ko ng mga dasal ang aking mga hawak. Kaya buhay na buhay pa rin ang mga ito magpasa hanggang ngayon. At kayang-kaya ko pang gamitin. Kung mamayang gabi man ang aking magiging katapusan, Kapitan, siguraduhin ko din na wala nang matitira pa sa mga kampo ng kadiliman sa bundok na iyon. Ilang sandali pa, nagpaalam na itong si Mamay Bidang sa Kapitan at umuwi na ito doon sa kanyang bahay. Pagdating doon ng matanda, wala na itong sinayang pa na oras. Lahat ng mga kagamitan ng pandigma ay kinuha na niya. Lahat ng pwede niyang gamitin, inihanda na ni Mamay Bidang. Paminsan-minsan, tumutulo din ang kanyang mga luha sa tuwing naalala ang kanyang apo. Napakabata pa nito para agad na mawala sa mundo. Batid niyang malakas nga ang mga aswang dahil nagapi ng mga ito ang isang pangkat ng mga albularyo at mga antingero. Makalipas ang ilang minuto, nakahanda na itong si Mamay Bidang. Nag-uusal muna ito ng iilang mga dasal at pagkatapos, lumabas na ito ng tuluyan sa kanyang kubo at naglalakad na papunta doon sa bukirin ng Batong Bakal. Alas dos pa lamang iyon ng hapon at plano na ni Mamay Bidang na atakihin na ang mga aswang bago sa pagsapit ng gabi. Dala ni Mamang Bidang ang isang buntot pagi na may mga nakapahid na mga katas galing sa dahon ng mimusa. Dalawang punyal na gawa sa tanso. Ang mga punyal na ito ay pagmamay-ari ng kanilang angkan. Ilang bisis na din na nagamit ito ng matanda noon laban sa mga kampon ng mga demonyo. Dala din niya ang isang itak na gawa naman sa bulalakaw, mga langis, librita at kung ano-ano pang mga panglaban sa mga aswang. Ngunit ang isa sa mga sinasandalan ng matanda sa kakaharapin na laban ay ang kanyang kwintas. Kasama niya ang kanyang gabay, ang Maria. Sa pamamagitan ng kanyang gabay na ito, kaya nitong protektahan si Mamay Bidang galing sa mga malalakas na mga orasyon at tigalbo ng mga aswang. Kaya nitong harangin ang anumang mga dasal sa kaliwa ng mga kalaban. Ang hawak na gabay nitong si Mamay Bidang ay itinuturing na isa sa 10 pinakamalakas na mga gabay. Kaya nga, kinatatakutan ang matanda ng mga kampo ng kadiliman dahil sa hawak niyang ito. Makalipas ang mahigit sa 2 oras na paglalakad, narating na din niya ang bukirin. Sumalubong agad sa kanya ang kakaibang puwersa ng kapaligiran. Maalinsangan na hindi niya maintindihan na parang nababalot ito ng sobrang kadiliman. Huminto itong si Mamay Bidang sa paglalakad at may kinuha itong mga pulbo galing sa kanyang dalang supot. Pagkatapos, taimtim muna itong nagdarasal. Matapos na gawin iyon ng babaylan, isinaboy na nitong si Mamay Bidang ang kanyang hawak sa ere, sabay ng pagpakawala ng mga palipad hangin na mga dasal. May kinuha pa itong 3 bulaklak na kulay pula. Kinusot-kusot niya ito at binasa ng langis. Pagkatapos, itinapon niya ito sa paligid. Agad na pumaibabaw ang kakaibang bango sa kapaligiran. Kumalat ang mga ito sa buong lugar ng kakahuyan dahil sa pagtangay ng hangin. Nakikita na ng babaylan ang mga kabayan at natitiyak niyang ito ang mga tinitirhan ng mga aswang na amamatyag. Nasa harapan na ng mga kabayan itong si Mamay Bidang. Ngunit nakatago pa muna ito
sa likod ng mga puno ng saging. Makalipas lamang ang ilang sandali, may kinuha ang matanda na tatlong maiitim na kandila. Sinindihan niya ito at pagkatapos, nag-uusal pa ng mga dasal. Matapos ang mga ginagawang dasal ni Mamay Bidang, kinuha niya ang kanyang kwintas at ibinagsak niya ito sa lupa. Matapos niyang gawin iyon, mabilis na nagsulputan doon ang tatlong mga anino. Binitbit ng mga ito ang tatlong mga kandilang sinindihan ni Mamay Bidang. Tig-iisa ang mga ito at mabilis na umalis doon sa lugar. Singbilis ito ng hangin na pumalibot agad sa buong mga kabayan. Sa mga pagkakataon na iyon, naamoy na din ng mga amamatsyag ang kakaibang bango sa kapaligiran. Kaya alam agad ng mga ito na may kalaban sa paligid. Inaasahan na nila ang pagsidatingan ng mga kalaban dahil nga sa kanilang ginawang pagpatay doon sa mga albularyo at mga antingero. Karamihan sa mga ito ay nagpapahinga pa lamang dahil may araw pa. Kadalasan na kumikilos kasi ang mga ito tuwing pagkagat ng dilim. Ngunit kahit na may araw, walang ipinagbago ang kanilang taglay. May ilan agad ang nagsilabasan sa kanilang mga kabayan. Kita ni Mamay Bidang na sumisinghot-singhot muna ang mga ito na parang inaamoy-amoy ang buong paligid. Nang makita iyon ng matanda, mabilis itong lumabas doon sa sagingan at walang pakundangan na naglalakad papalapit sa mga ito. Nakahanda na ang mga gamit ni Mamay Bidang. Agad naman na umaalulong ang ilan sa mga aswang bilang hudyat sa mga kasama na mayroong nakapasok na kalaban sa kanilang teritoryo. Dito na nagising ang iba pang mga amamatsyag, pati na ang mga malalakas na mga matatanda. Pumalibot agad ang mga ito kay Mamay Bidang. Wika agad nung isang matandang aswang. Napakalakas naman ng loob mo para pasukin ang aming teritoryo na nag-iisa lamang. Sagot naman ni Mamay Bidang. Tinatawag mong teritoryo ang lugar na ito na pagmamay-ari ng mga tao. Mga demonyo kayo. Uubusin ko ngayon ang lahi ninyo. Ngunit nagtatawanan lamang ang mga aswang sa kanilang narinig na parang itinuturing na biro ang sinabing iyon ni Mamay Bidang. Kahit kasi naramdam ng mga ito ang lakas ng babaylan, kampante pa rin ang mga ito na kaya nila itong tapusin agad sa loob ng ilang sandali lamang. Pumikit ng ilang segundo ang matandang babaylan at pagkatapos nagbanggit ng mga banyagang mga salita. Wika nito sa mga aswang. Paparusahan ko kayong lahat. Pagbayaran ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa aking apo. Wika ng babaylan habang naluluha sa galit sa mga aswang. Matapos na gawin iyon ni Mamay Bidang, biglang umindak ito ng tatlong bisis sa lupa, kasabay naman ng pagbanggit ng tatlong banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang sandali, lahat ng mga aswang na malapit sa matanda, nabuwal ang mga ito sa lupa. Tatlo agad ang binawian ng buhay. Nangingisay ang mga ito habang umuusok ang buong katawan. Gulat na gulat ang mga aswang sa bigla ang pangyayaring iyon. Hindi kasi mga pangkaraniwang mga aswang ang lahi ng mga ito. Ngunit sa isang atake lamang ng babaylan, agad na namatayan ang mga ito ng tatlo. Muling umatake itong si Mamay Bidang. Malaking babae man itong si Mamay Bidang. Matanda na rin ito kung tutuusin. Ngunit nakakagulat pa rin
ang sobrang bilis nitong kumilos. Gamit ang isang pinagsubong na buntot pagi, agad nitong nahagip ang isa sa kanyang liig. Bawat tamaan ng armas nitong si Mamay Bidang, agad itong mag-iiwan ng marka na parang nalalapnos ang mga balat. At ang tinamaan ni Mamay Bidang, agad itong bumulagda. Hawak ang liig at nagsimulang umuusok na ang katawan nito. Naghiyaw habang umaangil. Mabilis naman na gumawa ng mga osal ang mga matatandang mga amamatsyag. Kailangan nilang pigilan ang nagwawalang si Mamay Bidang. Nang maramdaman naman ng babaylan ang mga ginagawa ng mga aswang, agad nitong hinugot ang dalawang mga punyal. At pagkatapos, mabilis na itinarak niya ang mga ito sa lupa habang nag-uusal din ng mga orasyon. Agad na nakontra ng babaylan ang mga ginagawang orasyon ng mga aswang na amamatsyag. Uwi ka ni Mama Bidang. Mga mahihinang nilalang, nababagay lamang sa inyo ang kamatayan na iyan. Ang akala ba ninyo, kaya nyo akong hulihin sa mga ganyang klaseng orasyon lamang? Ipakita ko ngayon sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang malakas. Umindak itong si Mamay Bidang sa gitna ng dalawang nakatarak na mga patalim sa lupa, habang nagbanggit naman ng mga banyagang salita. Sinisigaw na ng babaylan ang mga sinasabing iyon, hanggang sa biglang nabiyak ang mga lupa na nakapalibot kay Mamay Bidang. Anim na biyak ang lahat na iyon. Umabot pa nga sa mga kabahayan ang mga nabiyak na lupa, at makalipas lamang ang ilang sandali, biglang may mga nagsilabasan na mga impakto galing sa ilalim ng lupa. Mapuputi ang kulay ng mga balat ng mga ito. Walang mga buhok, malaki ang ulo at napakalaki ang bunganga. May mga bisig itong mas mahaba pa sa kanilang mga paa. Hindi ganon kalakihan ang mga pangangatawan ng mga nilalang na ito, kasing laki lamang ang mga ito ng 10 taon na bata. Ngunit kakaiba ang lakas at bilis ng mga ito. Dobli din ang dami ng bilang ng mga nilalang kung ikumpara sa bilang ng mga aswang. Agad na dinaluhong at inataki ng mga ito ang lahat ng mga aswang sa buong paligid. Bawat makitang aswang, agad na kukubawan ang mga ito, pagkakagatin at dadalhin sa ilalim ng lupa. Lumalaban naman ang mga aswang. Marami din silang napatay sa mga nilalang na ito. Hanggang sa lumipas pa ang ilang sandali, maraming mga katawan na ang mga nakabulagta sa lupa. Lahat naman ng mga nilalang na pinalabas nitong si Mamay Bidang na namatay, agad na naaagnas ang mga katawan ng mga ito. Ang mga aswang naman na napatay ng mga alaga nitong si Mamay Bidang, agad na dinala ang mga ito sa ilalim ng lupa. 5 minuto lamang ang itatagal ng mga nilalang na iyon. Kaya makalipas ang 5 minutong bakbakan, agad na nagtakbuhan ang mga ito pabalik sa mga biyak ng lupa. At ilang sandali pa ang nakalipas, naglaho na ng tuluyan ang mga impakto. Malaki ang nabawa sa bilang ng mga aswang sa bakbakan na iyon. Mahigit sa kalahati agad ang nabawa sa kanila. Naglalakad na itong si Mamay Bidang. Bitbit ang buntot pagi nito. Hinugot na din niya ang mga nakatarak na mga patalim sa lupa. Napapatras na ang mga aswang. Ang iba sa kanila nagtalunan papunta sa itaas ng mga bubong, habang ang mga sugatan naman gumagapang papunta sa gilid ng mga kabayan at umaangil. Umaalulong na din ang iba pang mga aswang. Hindi lubos inaakala ng mga aswang na mangyayari ito sa kanila. Ilang bisis na silang mayroong nakaharap ng mga albularyo
at mga antinggiro, lahat ng mga iyon ay natatalo nila at napapatay. Ngunit kakaiba ang babaylan na kanilang kaharap ngayon. Napakalakas ng mga aral nito sa orasyon, dasal at buhay na salita. Mga orasyon na ngayon pa lamang nila nasaksihan. Mantakin mo, sa loob lamang ng ilang minuto, kamunti ka na silang maubos. Uwi ka nitong si Mamay Bidang. Naintindihan na ba ninyo ang aking sinasabi? Naramdaman na ba ninyo ang paparating na kamatayan? Ang sagot naman ng isang matandang aswang. Hino ka! Anong klase kang nilalang? Sagot naman ng babaylan. Ang pangalan ko ay Mamay Bidang. Ang babaylan na pumatay sa buong angkan ng mga abwak doon sa bukirin ng Kanggumantong. At ngayon, kayo naman ang pangalawang angkan ng mga aswang na uubusin ko. Kahit na buhay pa ninyong lahat ay hindi sapat sa kabayaran ng lahat ng mga kasalanan ninyo, lalo na ang ginawang pagpatay ninyo sa aking apo. Sasagot pa sana ang matandang aswang, ngunit biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Mamay Bidang, at sa isang hagupit nito sa hawak na buntot pagi, agad itong napatalon patras. Kamunti ka na itong matamaan ni Mamay Bidang. Mabuti at mabilis din ang matandang aswang na ito. Agad itong umigpaw papunta sa itaas ng bubong ng kabahayan. Habang ang ibang mga aswang na nasa lupa, nagtaluna na din ang mga ito pasunod doon sa kanilang pinuno sa itaas ng mga bubong. Sa tingin nila, pansamantalang hindi sila maabot doon sa itaas ng mga bubong. Sinubukan pa rin ng mga matatandang mga aswang na mag-uusal ng mga orasyon. Sinubukan pa rin nilang hulihin at maigapos ng kanilang mga dasal ang babaylan. Sabay-sabay na ang ginawang pag-uusal ng anim na mga matatandang mga aswang, hanggang sa napatras itong si Mamay Bidang. Hindi inaakala ng babaylan na sa pagkakataon na ito, tatablan na siya sa mga ginawang orasyon ng mga matatandang amamatsyag. Agad na namamanhid ang kanyang buong katawan. Napapaluhod na itong si Mamay Bidang sa lupa, habang pilit na nilalabanan ang mga orasyon ng mga aswang na unti-unting bumabalot na sa kanyang katauhan. Dito na tuluyang hindi na makakilos itong si Mamay Bidang. Nakanganga ang kanyang bibig at ang mga mata nagsimulang mamumuti na. Utos agad nung isang aswang na sugurin na nila ang matanda bago pa ito makagawa ng mga orasyon na pangwasak. Kaya mabilis nang tumalon muli ang mga aswang at sinugod na itong si Mamay Bidang. Makalipas lamang ang ilang sandali, ang pinakapinuno ng mga amamatsyag, sumigaw na ito sa kanyang mga tauhan. Bumalik kayo! Patibong lamang ang ginawang iyan ng babaylan. Ngunit huli na, dahil nang makalapit na ang mga aswang kay Mamay Bidang, biglang bumukas pa ang mga nabiyak na lupa. Mas lumaki pa ito na kaya nang maikasya ang apat sa mga aswang. Hinigop ng butas ang lahat ng mga aswang papunta sa ilalim. At makalipas lamang ang ilang sandali, tuluyang kinain na ang mga aswang ng lupa. Unti-unting sumasara naman ang mga nabiyak na lupa matapos na mangyari ang mga iyon. Itong si Mamay Bidang na nakaluhod, biglang nalugmok ito at kumalat agad sa lupa. Nagiging buhangin ang katawan ni Mamay Bidang at napaigik na lamang ang isang aswang na nandoon sa isang bubong ng bahay, nang biglang humagibis sa kanya ang isang balabal na kulay itim. Nilukuban ng balabal ang buong katawan ng aswang at makalipas lamang ang limang segundo,
Nang kumawala na ito sa katawan ng aswang, agad na naagnas ang aswang na mamatsyag at agara na binawian ito ng buhay. Ganon din ang nangyayari sa iba pang mga matatandang mga aswang. Kahit na nagtatalunan pa ang mga ito, agad na mahabol at masusukol ang mga ito ng balabal ni Maria, ang pinakamalakas na gabay ng matandang si Mama Ibidang. Bawat mahuli ng balabal, agad na maaagnas ang kanilang mga katawan. Nagbabalak pa sana ang dalawang mga aswang na makatakas at makalayo. Ngunit wala na silang magagawa pa. Hindi na sila makakatakas pa dahil ang buong lugar na isilyo na ni Mama Ibidang ang napakalakas na harang. Ginawa niya ito kanina bago pa magsimula ang kanilang bakbakan. Gamit ang kanyang tatlong mga alagang anino na galing pa sa mundo ng mga Diablo, tatlong mga maitim na kandila ang nagsilbing harang sa buong paligid ng kabahayan. Dalawang aswang na lamang ang natitira sa mga ito, ang pinuno ng mga amamatsyag at ang isang kanang kamay nito. Ngunit sa halip na magmamakaawa, huwika nung isang aswang. Mas nanaisin ko pa ang mamatay na may dangal kaysa magmamakaawa sa iyo. Ikinalulugod ko na galing sa isang malakas na babaylan, magtapos ang aking buhay. At pagkatapos, mabilis nang umatake ito kay Mama Ibidang. Gamit ang mga matutulis nitong mga kuko, agad na pinagkakalmot ang matanda. Sagot naman ni Mama Ibidang, "Nakuha mo ang aking respeto. Tunay kang mandirigmang aswang. Ngunit hindi pa rin mababago nito ang buong katotohanan. Pinatay ninyo ang aking apo. Kaya tulad ng aking sinabi kanina, uubusin ko kayong lahat." Pinitik ni Mama Ibidang ang hawak na buntot pagi. At bago pa siya maabot ng mga kalmot ng aswang, pumulupot na sa liig nito ang buntot pagi na siyang dahilan para bumagsak ito sa lupa. Napapahiyaw na lamang ang aswang, umaangil habang umuusok ang buong katawan. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan na itong binawian ng buhay. Ang isang aswang naman, ramdam na nito ang kanyang katapusan. Kaya lumuhod na lamang ito sa harapan ni Mama Ibidang habang nakadipa ang dalawang mga kamay. Wika nito, "Malugod kong tinatanggap ang aking kamatayan. Wala na akong magagawa pa. Ayaw kong magmamakaawa at ayaw kong sumuko. Gawin mo ang lahat, babaylan." Hindi naman binaliwala ito ni Mama Ibidang. Ang kanyang suot na balabal, biglang gumalaw ito at pagkatapos kumapit doon sa katawan ng aswang. Napapaangil na lamang ang aswang habang unti-unting naaagnas ang katawan nito. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik na ang buong kapaligiran. Nakatayo itong si Mama Ibidang. Inilibot ang buong paningin sa paligid habang taimtim na nag-usal ng mga dasal bilang pasasalamat sa kanyang mga gamit at gabay. Kinabukasan, nasa sementeryo ang matanda. Nasa harapan ito ng puntod ng kanyang apo. Hindi pa rin niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit wika ng babaylan, "Maaga kang kinuha, apo. Ngunit manatiling buhay ka sa aking puso. Napatay ko na ang lahat ng mga aswang na pumatay sa iyo. Sana matahimik ka na sa ikalawang mong buhay kasama ang may kapal." At pagkatapos noon, naglalakad na itong si Mama Ibidang. Nagpakalayo-layo na ito. Lumipas ang ilang mga araw, linggo, buwan at taon, hindi na nakikita pa ng mga tao ang matandang babaylan na si Mama Ibidang.
Simulan na po natin ang ating kwento. Namatay ang ama nitong si Angelito nang magdalawang buwan pa lamang ang kanyang edad dahil na rin sa trabaho nito bilang isang pulis. Lumipat sila ng tirahan ng kanyang ina doon sa isla ng Siquijor. At dito nakikilala ng kanyang ina na si Rosa ang bagong lalaki sa kanyang buhay, itong si Magno. Isa din itong pulis at nagtratrabaho sa bayan na iyon. Noong una, mabait naman ito sa kanila. Ngunit kalaunan, lumabas na din ang tunay nitong kulay. Nasaksihan ng batang si Angelito kung paano saktan ang kanyang ina. Halos gabi-gabi kung mag-aaway ang mga ito. Kaya nabubuo sa kanyang dibdib ang galit sa kanyang amain. Sobrang naawa ang bata sa kanyang ina, itong si Rosa. Simula pa ng magdalawang taong gulang itong si Angelito, may napapansin na itong kakaiba sa bata. Laging nag-iisa at nagkukulong sa kwarto. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, parang may laging kausap ang bata sa loob. Kung sisilipin naman niya ito doon sa kwarto, wala naman siyang makitang anumang nilalang na maaaring kausap ng bata. Sila lamang naman ang laging nasa bahay dahil itong si Magno, papasok ito ng trabaho umaga at uuwi ito gabi na at lasing pa. Kinakabahan na itong si Rosa dahil isang beses may narinig siyang kakaibang boses sa kwarto ng anak. Isang gabi, lasing na lasing itong si Magno na umuwi. Mag-alas 10 na iyon ng gabi, agad na bumulaga kay Rosa ang mga sampal nito. Hindi rin malaman ni Rosa kung bakit biglang nagagalit ito sa kanya. Pati itong si Angelito ay hindi nakaligtas sa pagwawala nitong si Magno. Tinadyakan din ito ang bata. Dito na napukaw ang pagiging ina ni Rosa. Kumuha ito ng patalim at itinutok kay Magno. Huwag na huwag mong idadamay ang anak ko. Ang wika nito at nanginginig na sa galit. Napaurong itong si Magno. Ah, lumalaban ka na. Gusto mo pa akong patayin? Ang sagot naman itong si Magno at makalipas ang ilang sandali, biglang dinaluhong nito si Rosa at hinawakan ang mga kamay na may hawak na patalim. Napangbuno ang mga ito at kahit nalasing itong si Magno, nagawa nitong maagaw ang patalim kay Rosa. Inundayan agad nito ng saksak ang babae at tinamaan ito sa tiyan. Saksi itong si Angelito sa lahat na ito. Pagkatapos, pinagsisipa pa nito si Rosa habang nakahiga na doon sa sahig. Hindi na nakayanan ni Angelito ang kanyang nakikita. Napasigaw na ang bata at namumula na ang mga mata. Iyak ito ng iyak hanggang sa napalingon itong si Magno dahil nakakarinig ito ng atungal ng isang mabangis na hayop at nakita nito si Angelito na tumatakbo papunta sa kanya. Ngunit agad na nahawakan ito ni Magno at binitbit. Ikaw bata ka, matapang ka na pala ha. Matutulad ka ngayon sa iyong ina. Ngunit nang matitigan nitong si Magno ng mabuti, biglang sumuot sa kanyang katawan ang sobrang takot. Nakita niya ang namumulang mga mata ng bata at nakalabas na din ang mga matatalas nitong pangil. Kakaibang angil din ang kanyang narinig at sa isang iglap, kinagat itong si Magno sa liig nang batang si Angelito. Napasigaw na itong si Magno at pilit niyang hinila ang bata sa pagkakagat sa kanyang liig. Ngunit mahigpit ang pagkakapit nito. Naramdaman na lamang niya na nagdidilim ang kanyang paningin at pagkatapos natumba na siya sa sahig. Patuloy na pinagkakagat ito ni Angelito hanggang sa kamuntikan pang maputol ang liig nitong si Magno. Patay na ito nang bitiwan ng bata.
Habang nakahiga sa sahig, itong si Rosa at sapo ang sugatan na tiyan. Kitang-kita niya ang lahat na pangyayari. Napaluha na lamang ito at napagtanto na hindi ordinaryo ang kanyang anak. Isa itong halimaw. Matapos na gawin iyon ni Angelito, tumayo ito at lumapit kay Rosa. Ang buong akala ng ginang nakatapusan na niya. Ngunit biglang yumakap sa kanya ang bata habang umiiyak ito.